Sarina, kapag pumasok tayo sa isang relasyon, hindi nangangahulugan na ito na talaga ang ating kapalaran at makakasama habang buhay. Oo, may mga sinuswerteng naging matagumpay ang una nilang pag-ibig, pero hindi lahat ay nakaranas ng swerte na yon. Pero nasa atin kung patuloy tayong magpapatali sa kalungkutan at titingin sa nakaraan. Halina at sisimulan po natin ang ating kwento. Minsan nang nabigo ng husto sa pag-ibig si Sarina, pero hindi niya yon hinayaan na magtali sa kanya sa nakaraan. She moved on and got back on her feet. Years later, isa na siyang successful security aide ng mga kakilalang politiko at businessmen sa bansa. Hindi lang niya akalain na ang bago niyang assignment ay magbabalik sa kanya sa masasakit na alaala ng kanyang kahapon. Dahil ang kailangan niyang protektahan ngayon ay walang iba kundi ang nag-iisang tao na gustong-gusto niyang gantihan sa sinapit ng puso niya noon. Anong susundin ni Sarina? Ang tabahong sinumpaan o ang tinitibok at binubulong ng kanyang puso? Chapter 1. Automatic na hinanap ng kamay ni Sarina ang nakatagong baril sa holster sa kanyang bewang sa ilalim ng suot na maluwag na polo shirt nang makarinig ng munting kaluskos. Her eyes roamed the huge living room where she was waiting for her client, and her gaze landed on a little boy peeking from behind the sofa. Maingat niyang inalis ang kamay mula sa baril para walang mapansin ng bata. But the little boy, probably around 5 years old, came up to her while eyeing her hidden gun. Is that a gun? Matatas na tanong ng bata. No. Can I see it? No. Are you a cop? No. Tiningnan niya ang bata. Go away, little creature. Have you shot someone? No. Have you killed someone? No. Sinikap ni Sarina na huwag magpakita ng iritasyon sa kadaldala ng bata. Baka may CCTV sa isa sa mga bahagi ng sala. Makita pa yun ang kliyente niya at mabulilyaso ang bago niyang assignment ngayon. Bakit pa ayaw nitong umalis? Ilang no pa kaya ang kailangan niyang ibato para makaramdam na ayaw niya itong kausap at ayaw niya nang may kausap? My tito has a gun too. He showed it to me sometimes. Your tito's a dumbass. Why show a gun to a kid? He said he has killed people with it too. Your tito probably haven't fired a gun too. All talk, no balls. Hindi na napigilan ni Sab na mapabuntong hininga. Why is this world full of stupid men? Umupo na ang bata sa tabi niya habang nilalaro ang hawak na laruang police car. Have you killed people? Where's your mom? In her room? She's talking to my tito on the phone. Pinagulong-gulong ng bata ang laruan sa sofa. My tito is in the hospital. He's dying. No, he's not. Sagot ng kung sino man mula sa likuran nila. Actually, kalalabas lang niya ng ospital ngayong araw. Tumayo na si Sarina para batiin ang babaeng papalapit sa kanila ngayon. Good morning, Mrs. Regalado. Good morning. I'm sorry kung nagulantang ka sa sinabi ng anak ko. OA lang talaga yan minsan. Mommy, what's OA? Over adorable. Pupunta ka na muna kay Yaya, Enrico. Mag-uusap lang kami ng magandang bisita natin. She has a gun, Mommy! Toy gun, pagsisinungaling ni Sarina. That's why I'm hiding it, cause it's not real. Fake shits should be buried. Huli na para bawiin ni Sarina ang mga sinabi. Narinig na niyang napasinghap si Mrs. Regalado. Mommy, what is a fake sh... Shh! Fake sh... Mabilis na pagbawi ni Sarina. Pakinig ka, boy. You want to see the fake sh later? I'll show it to you. Yes! Masaya na ang bata na nagtatakbo palabas ng living room. Yaya! I'm gonna see a fake sh later! That was a good one. Napapangiti na lang si Mrs. Regalado. Are you married? You have kids? Umiling lang si Sab sa mga tanong nang iabot niya rito ang isang folder kung saan nakalagay ang kontrata na kailangan nitong pirmahan para sa magiging assignment niya para dito. When do you want me to stop working, ma'am? As soon as my baby brother gets here. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, kalalabas lang niya ng ospital ngayong araw. Sinundo siya ng mister ko. Kung hindi sila matatrapik, baka ilang minuto lang ay nandito na sila. I'm sorry to hear about your brother, ma'am, pero pwede ho bang malaman kung anong nangyari sa kanya para makatulong na rin yun sa mga dapat kong isaalang-alang kapag nag-umpisa na ako sa trabaho sa kanya?
Ah, yes. It was a stab wound. Tagiliran sa may bandang likod niya. Nahuli naman na ang may mga kagagawan. Isa raw sa mga anak ng huling naging kliyente niya na nagalit ng ibenta ng ama yung lupa nang hindi sinasabi dun sa bata. He thought my brother coerced the father into selling their land. Nasa buy and sell ng mga lupain ang kapatid ko. And is really good at it. Agresibo kapag may gusto talaga siyang makuha at minsan hindi maiwasan na may ibang nababangga, lalo na sa mga kapamilya ng kausap niyang kliyente. Kaya madalas din talaga siyang magkaroon ng mga kaaway. Yung insidente nangyari sa kanya nung nakaraang linggo, hindi yun ang unang pagkakataon na may nagtangka sa buhay niya. Pero karamihan sa mga yon, mga death threats lang. Yung pagsaksak sa kanya, that was the first time someone actually did to try and kill him. Nag-50-50 ang buhay niya kaya natakot talaga ako ng husto. That's when I decided to get a personal bodyguard for him. Para kahit paano, dahil hindi ko naman siya mapigilan sa trabaho niya, mapapanatag ako knowing that he's with someone who could make him safe. That was a good decision, ma'am. I just hope my brother would stop saying he doesn't need a bodyguard because he could take care of himself. Landing at a hospital after he got stabbed? I don't think he's trying enough, ma'am. I don't think I want him trying. He needs protection. Napakagaling niyang negosyante. There's no doubt about it. Pero kapatid ko pa rin siya. At ayaw kong may mangyaring hindi maganda sa kanya. Dahil lang sa dedikasyon niyang maingatan ang family business namin. Napabuntong hininga na lang ito. His stubbornness gets on my nerves sometimes. But still, I want him safe. Totally understandable, ma'am. I heard you're the best in the business, so I'm expecting a lot from you. Yes, ma'am. Hindi po kayo mabibigo. Alright then. Pinirmahan na nito ang kontrata. I doubled the price of the contract to compensate for my brother's future behavior. As I've said, may katigasan ng ulo ng kapatid kong yon kaya kung makakaya mong i-ignore yon, that would be highly appreciated. Sanay ho ako sa iba't ibang topak ng mga nagiging kliyente ko. Wala kayong magiging problema sa akin, ma'am. That's good. We're all set then. Ibinalik na nito sa kanya ang folder. Magmerienda na muna tayo habang hinihintay ang kapatid ko. What would you want to have? Anything is okay. Someone suddenly just barged through the door. Ate! Where are you? I told you! Someone Sarvina never thought she would ever see again or would ever want to see in her lifetime. Sarina? Santino Sandoval. Nangati ang kamay ni Sarina na bunuti ng baril sa tagiliran niya at iba to yun sa mukha ng lalaking nasa harap niya ngayon. Magkakilala kayo? Not really, ma'am. She's my girlfriend from college, Ate Tin. That you cheated on with another girl. Hindi niya napigilang sumagot. Pero hindi niya yun pinagsisihan at wala rin siyang balak na bawiin ang mga sinabi. Ako rin nga pala magiging bodyguard mo mula ngayon. Nice to meet you again. Napaurong si Santi nang ilahad niya rito ang kamay. Ikaw ang magiging bodyguard ko? Paano mo gagawin yun? Hindi ka nga makapatay ng lamok nun? That was a very long time ago, Mr. Salvador. Isang milyong lamok na ang napatay ko mula nang huli tayong magkita. Kaya sinisiguro ko sa'yo na kayang-kaya kitang protektahan. Kung ang bilang lang naman ng lamok na napatay ko, ang basihan mo ang kakayahan ko. At nabayaran ko na rin ang buo ang unang anim na buwan niyang serbisyo, Santino. Walang refund yon, kaya kalimutan mo na ang nakaraan ninyo at hayaan mo si Miss Alejandro na gawin ang trabaho niya. I don't want a bodyguard, Ate Tin. I told you, kaya kong protektahan ang sarili ko. Besides, nilingon siya ni Santi. Ayoko siyang makatrabaho. Naalala kong nakaraan namin. The nerve of this guy. Linya ko dapat yan, hoy. Nakabayad na ako at nakapirma na ng kontrata. End of story. You are going to have her as your bodyguard, Santino. No buts. Nalaman ng parents natin na nangyari sa'yo at nakakonfine na naman si Mama sa ospital ngayon sa Chicago dahil sa sobrang pag-aalala. God knows what will happen to her if something even worse happened to you the next time. Okay, fine. Payag na ako. Pero gusto ko ng ibang bodyguard. Palitan mo siya. Nakita ni Sarina kung paano napaurong si Santi nang kumilos siya para tanggalin ang holster ng baril sa bewang niya at ilapag yon sa center table. Anong ginagawa mo? Nagdududang tanong ng binata. Gusto kong patunayan sa'yo kung bakit hindi mo dapat kinukwestiyon ang kakayahan ko pagdating sa trabaho ko. Are you going to kill me? No, maybe later. Sabay tayong kumuha ng taekwondo lessons ng college tayo. You're one of the best students then, right? Kahit ang mga instructors natin, nakakaya mong patumbahin sa mga sparring sessions. Sunod na inalis ni Sarina ang relong pambisig at itinabi yun sa baril na nasa table.
Kung mapapatumba mo ko kahit isang beses lang, ako na mismo ang magpapawalang bisa ng kontrata natin. Ibabalik ko rin ang binayad ng ate mo, ang full refund ng pera. Humalukip-kip si Santi, showing off those broad shoulders of his. At paano kung hindi kita mapatumba? Retain ang trabaho ko. And of course, ikaw ang idedeklarang walang malay pagkatapos ng sparring session natin. Miss Alejandro, may injury ang kapatid ko. It's fine, ate. Malayo naman sa bitukong sugat ko at... He ran his gaze down her length. Kayang-kaya ko to. Tito! She has a fake... Shh! Excited na sigaw ni Enrico nang lumapit sa kanila. Fake what? Shh! Shit! Santino Sandoval! Ang bibig mo! Saway na nakakatandang kapatid nito. Doon tayo sa garden. Sabi ni Santino kay Sab nang damputin nito ang mga gamit niya at ilagay yon sa ibabaw ng istante na nadaanan nito palabas ng bahay. Para siguro hindi na makita o magalaw ng bata ang baril niya. Paglabas ng garden, agad siyang hinarap ng binata. I didn't cheat on you. At hindi rin ako nagpunta rito para pag-usapan ng isang walang kwentang nakaraan. Walang kwenta? Past is past. Isettle na lang natin ang dapat na isettle ngayon. Pumuesto na si Sarina, on full attack mode. I'm ready. Teka! Diretso lang sa pag-atake si Sarina. Wala siyang balak na umurong o magdalawang isip pa sa ginagawa. Ito ang tanging pagkakataon niya para makaganti sa ginawa ng kumag na to sa kanya nung unang panahon na marunong pang magmahal ang puso niya. Nagising si Santi dahil sa naririnig na malalakas na malulutong na tawanan na yon. It took him a few seconds to realize he was at his sister's house. Mula sa kinaroroonan ay nakita nga niya ang pamilya ng nakatatandang kapatid na masayang masaya sa kung anumang pinapanood ng mga ito sa widescreen television. Dave? Han? This is the good part. Watch carefully. Christine, anim na beses na natin inulit-ulit ang video na yan. Alam ko na kung anong mangyayari. Just watch it. Oo na, manunood na po. Parang sasakit ang ulo ni Santi nang makita kung ano ang pinagpipiestahan ng mag-anak. Dahil kahit ang bulinggit niyang pamangkin ay gumugulong na sa carpeted floor habang tawa ng tawa sa pinanonood. Starring Santino Sandoval and that woman beating the crap out of him in just 3 moves. Sarina Alejandro. Medyo nagpa-process pa ang sistema niya sa bigla nitong pagsulpot sa buhay niya pagkatapos ng maraming taon. Kaya hindi niya napaghandaan ang mabilis itong pag-atake. Plus the fact that he really didn't want to hurt her. Kaya ayun, 3 bira lang sa kanya, tumba na agad siya. Worse, his beloved older sister caught that moment on video and was now having the time of her life watching his miserable state with her family. Ow! Ngayon lang niya naramdaman ang pananakit ng mga kalamnan sa mga nangyari kanina. She was a good martial arts student in their college days, but he was definitely better than her. Anong kinain ng babaeng yun at naging ganun kalakas at kagaling? Mommy! Daddy! Tito Santi's alive! Gusto ng tiklupin ni Santi ang pamangkin at ibulsa ng magkomento ito sa huling eksena na yon. Manang-mana talaga ito sa mga magulang na walang ginawa kundi tumawa lang ng tumawa. Yan ba tinuturo nyo sa anak nyo ang pagtawanan ng mga kawawang nila lang? Of course not! Sagot ng bayaw niya. Ngayon lang! Dugtong ng ate niya na parang baliw na sa pagtawa. Tito, how many frogs did you catch? 3 lang. Nasaan na yung babaeng nagtangka sa buhay ko? Umalis na! Nakangising sagot ng ate niya. Bukas na lang daw siya magsisimula sa trabaho niya dahil magpapainom pa siya ng isang barangay sa naging pagkatalo mo sa pustahan ninyo. At talagang natuwa ka pa? Samantalang kapatid mo ang binugbog ng babaeng yun. Kasalanan mo naman eh. Ang yabang mo kasi. Yan tuloy ang napapala mo. Ikaw ang may kasalanan nito, ate. Kung hindi mo ako ikinuha ng bodyguard, ay siguradong ospital na naman ang bagsak mo. Hindi na mauulit yun dahil hindi na ako magiging pabaya sa seguridad ko. Ilang beses mo na yung sinabi, pero tingnan mo nangyari. Muntik ka nang mamatay kaya huwag mo na akong kontrahin ng kontrahin. Just be a good little boy and let your bodyguard do her job. And I told you, I don't want that woman. Ow! Malakas siyang napasinghap nang maramdaman ng kirot sa bandang dibdib. Aray! That woman! Shit! Watch your words, Santino! Mommy! Tito Santi's dying! I'm calling the police! Narinig ni Santi ang papalayong yabag ng pamangkin. Kasunod ang impit na tawanan ng mag-asawa. Napabuntong hininga na lang siya at humilata sa carpeted floor. Bakit ba ako napabilang sa sadistang pamilyang to, Lord? Ikaw naman kasi bayaw. Alam mo nang may injury ka pa bakit tinanggap mo ang hamon ng bodyguard mo. Tanong ni Dave. Sana inintay mong gumaling ang sugat mo bago ka naghamon. Aray!
napingot ito nang wala sa oras ng misis nito. Huwag mong bigyan ng idea ang kapatid ko at baka lalong mabaldado ang isang yan at ikaw namang lalaki ka. Baling nito sa kanya. Kalalaki mong tao, pumapatol ka sa babae at sa ex-girlfriend mo pa? Alika rito, dali. Nangangati akong batukan ka eh. Umurong si Santi palayo. Sigurado kasing hindi lang batok kundi sipa pa ang matatanggap niya sa nakatatandang kapatid kapag naabot siya nito. Ano ba kasi ginawa mo? Ganun lang katindi ang galit sa'yo ng ex mo, bayaw. He cheated on her, sagot ng ate niya. Sabi mismo yun ni Miss Alejandro. Sumalangit na wa ang kaluluwa mo, Santino Sandoval. Nag-sign off the cross pa si Dave. Oo na, kasalanan ko na. Pero ikaw pa rin ang dapat sisihin dito, ate. Ang dami naman bodyguard sa mundo, bakit si Sarina pa? Ba, mali ko bang may nakaraan kayo? Ang alam ko lang nang maghanap ako ng pinakamagaling na bodyguard. Pangalan niya ang binigay sa akin ng agency na nakuha ko. Because apparently, she's the best in the business. Hindi kaya nakatakda na talaga kayong magkita uli, bayaw? Ayon kasi sa kwento ng ate mo, eh parang hindi naging maganda ang paghihiwalay niyo noon. Baka may unfinished business kayong dapat na ayusin, kaya nag-cross uli ang mga landas ninyo ngayon. Ang corny, singit ng ate niya. Inirapan pa siya nito. Ang sabihin mo, siraulo lang kamo talaga itong si Santino sa mga babaeng dumaan sa buhay niya, kaya kinakarma ngayon. Ni hindi nga ako magtataka kung may kinalaman sa babae ang nangyaring pananaksak sa kanya. Hindi umimik si Santi. Umiikot kasi sa isip niya ang isang bagay na nabanggit ng kanyang bayaw. Unfinished business. Meron. Sambit niya maya-maya nga. Merong alin? Tanong ni Dave. May topa ka talaga? Ganon? Hindi niya pinansin ang patutsada ng kanyang ate. About that unfinished business. Tingin ko eh meron nga akong kailangang ayusin tungkol sa naging nakaraan namin ni Sarina. Gaya nang? Tanong uli ni Dave. Hindi ako nakapagpaliwanag sa kanya na magkahiwalay kami. Bakit nga ba kayo nagkahiwalay? Mukhang matinong babae naman si Miss Alejandro. Singit ng ate niya. It's too complicated. Anyway, I think I need to apologize to her properly for breaking up with her without a word. Ikaw ang nakipag-break sa kanya? At ni hindi ka man lang humingi ng paumanhin sa ginawa mo? Oh my God! Wala akong kapatid na ganyan kasi Raulo! Napapangiwi na lang si Santi sa tinis ng boses ng ate niya. Parang naaalog din ang utak niya nang tumama sa ulo niya ang ibinato nitong tropilo. Aray naman! Ayusin mo yung buhay mo, Santino. Particularly, yung issue ninyo ni Miss Alejandro. Malakas ang kutob ko na karma mo na nga talaga yung nangyari sa'yo nung nakaraang linggo. At hindi yun matatapos doon hanggat hindi mo nakukuha ang kapatawaran ng taong naagrabyado mo noon. Her hatred was catching up with you. Hindi naniniwala si Santi sa mga pamahiin. Gayunpaman, hindi kailangan ng pamahiin para lang masabi na may taong ang may kinikimkim na malaking sama ng loob sa kanya sa nakalipas na mga taon. Ang problema, sa pagdating uli ni Sarina sa buhay niya, ay kasabay ng muling pagbabalik ng mga alaala na nagpalugmok ng husto sa kanya noon. Tumayo na si Santi kahit ilang beses siyang napapangiwi dahil ramdam pa rin talaga niya ang pagkirot ng mga bahagi ng katawan niyang nadali ng suntok at sipa ni Sarina. Alis na ako. Saan ka pupunta? Sabi mo kailangan kong makuha ang kapatawaran ni Sarina kaya umpisaan ko na ngayon pa lang. He smoothed out his crumpled shirt. I only need to make sure she wouldn't fall for me while I'm asking for her forgiveness. Kapal mo talaga kahit kailan, Santino. Kaya ka nakakarma eh. A heart that's been hurting for so long is a heart that's still loving all along. Kaya pagdarasal ko ng gusto kong kaluluan mo, bayaw. Good morning ho. Ako ho ang dating kasintahan ni Santino na ngayon ay bodyguard na niya. Nakangiting binuksan ng may edad ng babae ang pinto para kay Sab. Sarina ang pangalan mo, tama. Pasok ka iha. Kanina ka pa nga tinatanong sa akin ng batang yun kung dumating ka na raw. Ngayon ang unang araw ni Sarina sa trabaho bilang bodyguard ni Santi at inagaan talaga niya ang pagpunta sa bahay nito para walang masabi sa work ethics niya. Kahit gaano pa kasi ang pagkabwisit niya rito, ang trabaho ay trabaho. Walang personalan. Sarina na lang ho ang itawag niya sa akin. Kayo ho ang yaya ako ni Santino nung bata pa siya. Ako na ngayon ang tumitingin-tingin dito sa bahay niya kapag wala akong masyadong ginagawa sa mansyon ng mga magulang niya. Ganun ho ba? Eh maupo ko muna riyan at ipapaalam ko lang kay Santino na narito ka na. Tumangulang si Sarina at sinundan ng tingin ng matanda na umakyat sa hagdan patungo sa ikalawang palapag ng bahay. Umalingaw-ngaw sa alaala niya ang mga sinabi nito nang pagbuksan siya ng pinto kanina. Ang dating kasintahan ni Santino na ngayon ay bodyguard na niya. Mabatukan nga ang lalaking yun at nang maalala kung anong ibig sabihin ng past is past. Sambit niya nang ilibot ang paningin sa kabuuan ng sala. Kahit busit si Sarina sa kliyente niya ngayon,
Hindi pa rin mawala sa sistema niya ang dugo ng pagiging security agent. She checked on every angle of the house that would pose a danger to Santi. Pero kakatayo pa lang niya sa kinaupuan para sana inspeksyonin ang mga bintana ron. Heto at bumababa na ng hagdan ng lalaki. And it seemed like time slowed down for a moment as she saw him about to put on his business coat over his crisp white long-sleeve polo shirt. Nakatuck-in ang polo nito kaya kitang-kita ang V-shaped line ng upper body ni Santi. Tatlong botones din ng polo nito ang nakaligtaan yata kaya nasilip din niya ang dibdib nito na muntik nang maging dahilan para makalimutan niyang buisit nga pala siya sa lalaking ito. She couldn't help admiring how handsome he really was and the fact that he also looked smokingly hot right now. Santino, aalis kang walang sapatos! Tanong ng yaya nito. Automatic na napatingin si Sarina sa mga paa ni Santi. Wala nga itong sapatos at isang medyas na itim lang din ang suot. Ikaw talagang bata ka! Narinig mo lang na dumating nang hinihintay mo na taranta ka na! Binalingan ni Santi ang matanda at kinuha ang mga sapatos at nakalimutang kapares na medyas. Thanks, Manang Mila. You're the best! Umupo ito sa baitang nahagdan at nakangiting tumingala sa kanya habang nagsusuot ng medyas. Good morning! Nag-breakfast ka na? Sarina never knew putting on socks while sitting on the steps of the stairs could be this fascinating. Ipinilig niya ang ulo. No, Sarina. Maaga pa para mapraning ka ng ganyan. Good. Hindi pa rin ako kumakain. Sabay na tayong mag-breakfast. Itinapon ni Santino sa sofa ang sinusuot na medyas, saka tumayo at naglakad patungo sa pinaka-dining area ng bahay. Kumain na ako. Sa labas na lang kita hihintayin. Nilingon siya ng binata. Pero nakapagluto na si Manang Mila. Sayang naman ang pinaghirapan niya kung hindi natin kakainin. Ikaw na lang ang kumain. But it was meant for two. Hindi ko kayang ubusin lahat yon. Gusto nang mapabuntong hininga ni Sarina sa takbo ng usapan. But she kept her cool. Just like a true professional. And she nodded in response. Magandang ngiti ni Santino ang mga sumalubong sa kanya paglapit niya rito. Still has that beautiful smile. Thank you. Wika nito. Nagulat siya sa narinig. But she kept the poker face. For what? For having breakfast with me. Can I not? Nandito ka na, nakaanda na rin ang breakfast. He motioned her to proceed inside the dining area. Nilagpasan ni Sarina ang binata nang hindi inaalis ang tingin dito. Ah, no, correction. Hindi niya maalis ang tingin dito. Ang gwapo kasi talaga ng kumag. Lalo na at hindi nawawala ang ngiti nito. Ang bango pa. Sarina, stop it! Ha? Stop! Ipinilig niya ang ulo para maibalik ang katinuang saglit na naglamyerda sa kung saan. Stop it, Sarina! Stop! She did. And she finally was able to keep her admiring eyes too. Stop admiring! Sinuot mo na sana ang medyas at sapatos mo bago ka kumain para diretso na tayo alis mamaya pagkatapos kumain. Sambit niya habang pinagmamasan ang mga pagkain sa lamesa. Pero ikaw naman ang malilate kung sakali kaya problema mo na yon. I didn't know you were that concerned about me. Nagulat din si Sarina nang ma-realize sa mga sinabi. Nilingon niya ang binata para itama ang sarili. But he looked so damn handsome while still smiling at her like he enjoyed her concern for him. Stop it, Sarina! Arr! Resting bitch face mode. On! Mukha ba akong concerned sa'yo? Right now? No. A little while ago? Yes. You're hearing things. Gutom lang yan. Oh? He said in a most unbothered and sexiest way possible. Gutumin ko nga uli ang sarili ko sa susunod. He even had the nerve to wink at her as he walked past her. Muntik nang makapagmura si Sarina kung hindi lang niya iniisip na baka himatayin ang matandang kasambahay ni Santi na tila pinipigilan ng pangiti habang naglalagay na ng mga pinggan at kubyerto sa mesa. Manang, mukhang masarap ang niluto ninyo ah. Wika ni Santi na iniinspeksyon isa-isa ang mga nakahain. Ikaw lang, kung kumakain ka lang ng maayos sa umaga bago ka pumasok sa trabaho mo, sana hindi ka nagugulat ng ganyan sa mga luto ko. Sorry na, Manang. Kulang kasi lagi ang oras ko sa umaga. At mabuti naman may oras ka na ngayon. Nilingon ni Manang Mila si Sarina at hindi na nito na mapigilan ang pagngiti. Gusto mo lang na may maganda kang kasabay sa pagkain eh. Nilingon din siya ni Santino. Siguro. Siguro? Anong ibig sabihin ng kurimaw na to? She kept her resting bitch face on as she approached the table. Saan ako pwedeng umupo? Dito sa tabi ko. Doon na lang siya sa harapan mo, Santino, para hindi siya mailang nakatabi ka. Baka kasi hindi pa siya makakain ng maayos. Mabuti pa nga, Manang. Mabilis na hinawakan ni Sarina ang silya na kumilos ang mag-amo para sana iurong ang upuan para sa kanya.
pero parang gusto niyang pagsisihan ang desisyon nang maupo siya at mapatingin sa binatang katapat niya sa kabilang panig ng mesa. Mukhang nagulat ito sa sitwasyon nila, na sa huli ay nauwi rin sa kontentong ngiti dahil sa kinalabasan ng mga kaganapan. Coffee, ikaw ang gagawa? Para lumayas ka muna sa harap ko habang nagre-recharge ang resting bitch face ko? Para sa'yo, oo naman. Nanginginig pa. Ako na, presinta ni Manang Mila. Kumain na lang kayo dyan. Ikaw, Santino, magkakape ka rin. May couple mugs ako dyan, Manang Mila. Yun ang gamitin mo. Anong couple mugs? Napatingin kay Sarina ang matanda. Ay nako, ikaw talaga, Santino. Tigilan mo na nga yan at baka mawala na talaga ng gana ang bisita mo. At dun na nga niya na-realize na sinasadya ni Santi na tuksuhin siya. For his damn personal entertainment, hindi pa rin ito nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, hinayupak pa rin talaga. But I won't give you the satisfaction. Ibinuhos ni Sab ang atensyon sa masarap na pagkain sa harap nila. Longganisa with kanin na isinangag sa pinagprituhan ng longganisa. Mayonnaise on the side and sliced tomatoes, her ultimate fave food. Bigla tuloy niyang namiss ang kumain ng maayos na agahan sa bahay nila na matagal na niyang hindi nagagawa dahil sa pagiging busy sa trabaho. Ito na ang kape ninyo! Inilapag ni Manang Mila ang tasa na umuusok na kape sa harap niya. Lalo tuloy siyang ginanahang kumain. Ang gana mong kumain, Ineng! Nakakatuwa naman! She still really loves eating, sabi ni Santi. He was sipping his coffee. Namiss kong makita siyang kumakain ng ganyan. Parang hindi na kasi uso ngayon ng mga babaeng malakas kumain. Hindi ako matakaw, sabi ni Sarina. Binalingan niya ang matanda. Masarap ho ang luto ninyo. Salamat ho. Mabuti naman at nagustuhan mo. Request yan ni Santino. Paborito mo raw kasi yan. You're welcome, wika ni Santino nang lingunin niya ito. Nag-umpisa na rin itong kumain. That was really good. Nakalimutan ko na kung gaano kasarap itong paborito mong breakfast. Ah, yes. No mention of the past. Pwede mo bang ibabay ang kilay mo? Nagawa pang tumawa-tawa ng kumag. Ang sarap niyong panooring dalawa. Sayang at may mga gagawin pa kasi ako sa hardin kaya maiwan ko muna kayo. Tawagin niyo na lang ako kung may kailangan kayo. At ikaw, Santino, behave! Yes, Manang. Tinapik nito si Santi sa ulo bago naglakad palabas ng dining area. Ilang taon na siya? Tanong ni Sab pag alis ng matanda. 58. At wala pa siyang balak na mag-retire? Retired na yon mula nang mag-college ako pero bumalik din siya sa amin at nag-request kina mama na tanggapin uli kahit bilang kasambahay dahil nababato raw siya sa bahay nila. May sariling pamilya na kasi ang mga anak niya at yung mga apo niya ay malalaki na rin. Lahat busy na sa kani-kanilang buhay, sa trabaho at sa pag-aaral. Kaya siguro na bore siya sa bahay nila dahil wala na siya makausap o makasama. Tinanggap naman siya ni na mama pero bilang mayordoma na. Kinailangan kasi nila noon ng mga mag-aasikaso sa mansyon dahil napapadalas na ang pag-alis-alis nila ng bansa. Kaya tamang-tama lang din ang pagbabalik ni Manang Mila. So, anong ginagawa niya rito sa bahay mo kung mayordoma pala siya sa bahay ng parents mo? Siya nang nagpresentang mag-aasikaso sa akin nang malaman niya kina mama na ang paborito niyang alaga ay hindi nakakakain ng maayos. Kaya dito siya dumadaan sa umaga bago siya tumuloy sa mansyon. Walang tigil sa paglantak ng pagkain si Sarina. Iniisip niyang mag-take out mamaya pag alis niya. Bigyan mo siya ng malaking Christmas bonus. Sa laki ng sweldo at bonus na nakukuha niya sa amin, baka mas mayaman pa yun sa akin ngayon. How's the food? It's really good. Gusto mo mag-take out? Next time. I like the sound of that. Next time. Nag-uumpisa na naman itong magpa-cute. Kumakain ako, Santino. Huwag mo kong bigyan ng dahilan para ayawan ng grasyang ito. Ididimanda kita kapag nabitin sa pagkain ng sikmura ko. Sorry, natutuwa lang ako na makakita uli ng babaeng nag-i-enjoy ng husto sa pagkain nila. Sa lahat kasi ng mga kadate ko, ikaw lang ang tanging nakita kong ganyang kagana sa pagkain. Mula noon hanggang ngayon. Ayaw mo talagang tantanan na nakaraan natin? Fine, kung yan ang gusto mo. Inisahang subo ni Sab ang kalahating piraso ng longganisa. I hate you. I hate your guts. I hate your face. I hate everything about you for breaking my heart in the past. Kung hindi lang ako kumakain ngayon, natusok ko na siguro sa iyong tinidor na hawak ko. Pero dahil professional akong tao, rest assured na hindi maaapektuhan ng emosyon ko ang trabaho ko bilang bodyguard mo. Kaya para magkaroon tayo ng harmonious working relationship, better not bring up anything about our past, okay? Okay. Gusto mo pa ba ng longganisa? Padagdag na rin ng mayonnaise. Tumayo si Santi para kunin ang bote ng mayonnaise sa ref, saka nag-refill sa platito niya. Thank you. Walang anuman. Bumalik na rin si Santino sa kinauupuan para ipagpatuloy ang pagkain. Mainit pa rin ang dugo ni Sarina dito. Gayunman,
Nakatulong na nasabi na niya ang tungkol sa nararamdaman niya ngayon para kahit paano ay makapagsabi siya ng mga iniisip at opinyon. Pero masarap talaga tong pagkain! Ano nga pala nangyari at nasaksak ka? Sabi ng ate mo dahil daw sa pangungulimbat mo ng lupain ng ibang tao? You're making it sound like I did something bad. Matinong trabaho ang land acquisitions na ginagawa ng kumpanya ko. Malinis ang usapan namin ng mga katransaksyon ko. Minsan lang nagkakaroon ng kaunting problema kapag hindi sinasabi sa akin ng mga kausap ko ang buong detalye tungkol sa mga lupain na ipinagbibili nila. But those were just isolated cases. Cases? Plural. Ibig sabihin hindi lang iisang beses na nangyaring nasaksak ka? May sapusa ang buhay mo, no? At madaldal ka pa rin sa tuwing nawiwili ka sa pagkain. Nagkibit-balikat lang si Sarina. Mabuti na at kinuha ka ng ate mo ng magbabantay sa'yo. Although I would never wish for that stabbing incident to happen again. Mabuti na rin nakakasiguro sa kaligtasan mo. Para na rin hindi na laging nag-aalala sa'yo ang pamilya mo. Kaya kung pwede sana, para sa kapakanan mo, sabihin mo sa akin lagi kung kailan at saan ka pupunta at kung sino-sino ang mga taong kakatagpuin mo. Para alam ko ang i-expect na scenario at nang mapaghandaan ko kung paano ka proprotektahan sa mga pagkakataong yun. Napansin niyang napapakunot noo si Santino habang nakikinig sa kanya. What? Wala naman. Medyo nakakailang lang na ikaw pang magbabantay sa akin samantalang ako ang lalaki rito. Ako dapat ang pumuprotekta sa'yo. I don't know you're an egotistic maniac, Santino. Okay. Napabuntong hininga na lang ito bilang tanda na rin sa pagsang-ayon sa mga nauna niyang sinabi. Anyway, here's our scenario for today. We're going to my ex-girlfriend's Angeline, so I could apologize for her for breaking up with her 3 years ago. He was the one who broke the relationships he had. Even after all these years, taray pa rin ang ungas na to. May boyfriend na siya ngayon at mag-iisang taon na silang nagli-live-in. The guy's a bodybuilder and a gym instructor. Paano mo nalaman ang mga bagay na yan? Social media. At kailangan kong siguruhin na hindi ka magugulpi ng boyfriend niya habang humihingi ka ng sorry sa ex mo. Ngumunguya pa si Sab habang nagsasalita. Alam mo, epal ka rin no? Bakit magpapakita ka pa sa kanya? Shh! Masaya naman na pala siya sa bago niyang boyfriend. Dahil ayaw kong lagi siyang nagagalit sa tuwing naaalala niya ako. Hindi mo na problema yun. Problema ko yun. Tingnan mo nangyari sa'yo. Hindi ba't inakala mong nakalimutan mo na ako pero nang makita mo uli ako, bumalik lahat ang galit at hinanakit mo sa akin? Tama? Medyo. Sa loob yan ng maraming taon, hindi ba? Tumangulang si Sab. See that? Yan ang gusto kong mawala kay Angeline. Yung magkimkim siya ng sama ng loob sa akin dahil sa nakaraan namin. Hindi na umimik si Sarina. Medyo naiinis kasi siya na hindi man lang included ang nakaraan nila sa pag-aaksaya nito ng panahon na ihingi ng paumanhin. Kung tutuusin, mas malaki nga ang atraso nito sa kanya dahil hindi man lang ito nakipag-break ng maayos sa kanya noon. Basta na lang siya iniwan ng buisit na to at sumama sa ibang babae. You're working, Sarina. Kaya huwag kang magtrama dyan, Inday. Lihim na lang siyang napabuntong hininga. What's her favorite food? Bakit? Dahil kung bulaklak ang balak mong ibigay na apology gift, isasampal lang niya yan sa'yo. Kaya mas okay kung pagkain. Walang nag-aaksaya ng pagkain dahil maraming nagugutom na tao sa mundo. You're right. Natatawa nitong sagot. Thank you. Don't. Ginagawa ko lang ang trabaho kung protektahan ka. Right. But I can't remember Angeline's favorite. Kung ganun, prutas na lang ang ibigay mo. Prutas? Hindi ba tayo magmumukhang dumadalaw nun sa may sakit? Para sa lahat ng okasyon, ang pagre-regalo ng prutas. Huwag kang judgmental. Tumawa lang uli si Santino. Tapos na akong kumain. Salamat sa masarap na agahan. Walang anuman. Masaya si Manang Mila sa nakita niyang reaksyon mo sa mga niluto niya. Masarap naman kasi talaga. By the way, may malapit bang tindahan dito sa loob ng subdivision ninyo? Bakit? Bibili ako ng toothbrush. Nakalimutan kong dalhin ang hygiene kit ko. May extra toothbrush ako dyan. Sandali at kukunin ko. Saglit na nagtungo si Santi sa kitchen area at pagbalik ay may dala itong bagong toothbrush at maliit na toothpaste tube. Sa'yo na mga to, baka kailanganin mo uli mamaya. Thanks! Dumiretso siya sa banyo na tinuro ni Santino para mag-toothbrush. Pero bago tuluyang pumasok doon ay muli niyang nilingon ng binata. Sorry nga pala sa nangyari kahapon. Nagulat lang ako na makita ka uli pagkatapos ng maraming taon. Nagulat kang buhay pa ako, you mean? It's okay, I understand. How's your injury? Hindi ko yun tinamaan pero alam kong malakas pa rin ang pinakwalan kong sipa sa katawan mo. At kaya ako nawala ng malay. But I'm fine. Hinipo nito ang bahagi ng katawan na nadali niya kahapon ng paa. No problem. Good. Pumasok na si Sarina sa banyo at pabalang na isinara ang pinto nun. Humarap siya sa salamin para pagsabihan ng sarili. Hindi ka kasama sa listahan ng mga hihingan niya ng sorry dahil hindi ka kasing importante gaya ng ibang mga naging girlfriends niya.
Kaya magsipilyo ka na lang dyan at gawin ang trabaho mo, girl! Gigil niyang kinayod ng toothbrush ang pobre niyang mga ngipin at gilagid, pati dila. Baka sakaling pagbuga niya ng bula ng toothpaste ay maibuga na rin niya ang lahat ng mga nararamdaman na hindi niya kailangan sa buhay ngayon. Lahat ng may kinalaman sa lalaking nagngangalang Santino Sandoval. Naiinip na si Sarina. Ilang minuto na silang nakatayo sa labas ng gate na yun at nangangawit na ang kamay niya sa kakahawak sa flower bouquet na binili ni Santino na props nito sa gagawing paghingi ng paumanhin sa ex-girlfriend nito. Hindi lang siya nagpapakita ng pagkainip dahil professional siyang tao. Pero sana binibilisan nila ang mga kaganapan, di ba? Nasaan na bang babaeng yun? Sinilip niya ang pagitan ng gate at malakas na kinatok yun. Tao po! May doorbell dito, turo ni Santi sa doorbell. Na kanina mo pa pinipindot pero wala pa rin sumasagot. It's only been a minute. Kunting tiyaga lang, okay? At muli nitong pinindot ang doorbell. Pero nakakatawa tong itsura natin ngayon. Mukha tayong dumadalaw sa nililigawan natin sa dala natin bulaklak at mga prutas. Hindi ngumiti si Sab. I don't know. Tingin ko mas mukha tayong dumadalaw sa may sakit. Ikaw talaga, Sarina. Pinaganda ko na nga ang mga imahe natin eh. Nagkibit balikat lang siya. Gusto mo akitin ko na lang tong gate para ako na lang ang tatawag sa tao doon sa loob? Hindi na niya hinintay ang sagot nito at ibinaba na ang bitbit, saka sumampa sa bakod ng pader. Pero naagapan siya ni Santino sa laylayan ng damit niya. What are you doing? Bumaba ka nga dyan? Ikaw na lang ang magpaliwanag sa mga pulis kapag napagkamalan tayong akyat bahay. No, Sarina, get down from there! Ayoko lang mainip ka sa paghihintay at alam kong pagod ka na rin sa pagbitbit niyang dalawang mga prutas. I'm not really tired! Pero lumuwag na rin ang hawak nito sa damit niya kasabay ng unti-unting pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Kanina mo pa ba iniisip na baka napapagod na ako sa pagtayo rito? She just stared at him with a blank look. Okay, I'll stop with the corny jokes. But please don't give me that look. You know how much I love it when you give me that look before. What look? That look that says shut up or I'll make you shut up. Ah, yes. She remembered that one. Ang dahilan kung bakit siya lagi nakukurot ni Santi sa pisngi. Napadako tuloy ang tingin niya sa mga kamay nito. Naibaba na nito ang bitbit na basket na prutas at ngayon nga ay nagbubukas sana na ang mga kamay nito na parabang may pinipigilang gawin. And his smile said it all. Don't you dare, Santino! Just once? No! Itinago na nito ang mga kamay sa likuran. Ikaw kasi, hindi mo dapat pinapakita sa akin ang ganong expressions mo. Wait, you're not seducing me, are you? You know I'm carrying a gun, right? Yes, I know. Dinampot nito ang basket ng prutas at kinuha ro ng isang mansanas. Apples? You want apples? Para yan sa ex mo. Hindi naman niya siguro mapapansin na kulang ng isang prutas ang laman ng basket. Tinanggap yon ni Sab at agad na kinagatan. Napansin pa niya na nakatanga na lang sa kanya ang binata. Para bang may nasaksihan itong hindi inaasahan. What? Tanong niya rito. Nothing. Enjoy your apple. Tumangu lang siya habang patuloy na nilalantakan ang mansanas. You know if I were you? Nagpadala na lang ako ng apology letter kasama ng mga regalo na to. Hindi na ako magpapakita sa ex ko para lang humingi ng tawad sa nagawa ko noon na nakasakit sa kanya. Hindi naman kasi lahat gugustuhin makita ang naging ex nila. Sarina. Yes, isa ako dun sa huling nabanggit. Patuloy siya sa pagnguya sa prutas. Don't get me wrong. Walang kinalaman ang personal kong nararamdaman sa pakikitungo sa'yo dahil sa trabaho. Kaya wala kang dapat ikatakot na baka bigla na lang kitang sakalin. I'm a very professional person. Napabuntong hininga na lang si Santino. I should have apologized to you that time. You should, but you didn't. And that was a long time ago. So please lang, huwag na natin yung balikan. Nandito tayo ngayon bilang mag-amo at hindi bilang mag-ex. Let's stick with that, shall we? Halata ang pagtutol sa mukha ng binata at pansin din ni Sarina na may gusto pa itong sabihin. Mabuti na lang at sa huli ay nagdesisyon itong huwag na lang magsalita dahil kung hindi, baka tuloy niya na itong nasakal. Sumilip uli siya sa pagitan ng mga grill gate. Baka walang tao, kaya walang sumasagot. Sigurado ka bang dito nakatira ang ex mo? Her name's Angeline, and yes, Serena. If you don't mind me asking, bakit kayo naghiwalay ni Angeline? I didn't feel like I was loving her the right way. Right way? I wasn't giving her enough time. I was always busy with work and she didn't even complain about it. Siya na lang lagi ang nag-aad siya sa aming dalawa at lagi nagbibigay ng excuse para sa mga pagkukulang ko. Hindi naman ako bulag para hindi makita ang mga ginagawa niya para maging maayos ang relasyon namin. At hiniwalayan mo pa rin siya. Yes, I know. I'm such a jerk. You're also an asshole. Magiging unfair lang ako sa kanya kung itutuloy ko ang relasyon namin. Kahit hindi ko naman siya binibigyan ng tamang oras at pag-aalaga. If you were in my shoes, at alam ko ang mga nangyayari,
I'll try harder to make it up to my girlfriend. Tamad ka lang na boyfriend. Even if I tried hard enough, sa hiwala yan din ang uwi namin dahil nga sa hindi talaga ganun kaseryoso ang nararamdaman ko sa kanya. Kung sa umpisa pa lang alam mo nang hindi ka pala seryoso, bakit nakipagrelasyon ka pa sa kanya? Sinunod ko lang ang nararamdaman ko. Tinanggap naman niya ako at inakala kong sapat na yung pareho naming gusto ang isa't isa para mas lumalim pa ang nararamdaman ko sa kanya at magtagal ang relasyon namin. I was wrong, so I let her go. I didn't want her to waste her time on a relationship that was going nowhere. Sab couldn't believe she was agreeing with his decision. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan na maasar. Naaalala kasi niya ang sitwasyon nila noon. Halos 2 buwan pa lang nang maging opisyal silang magkasintahan nang basta na lang siya iniwan nito. Pareho rin ba ang dahilan ni Santino? Na naisip nitong wala namang patutunguhan ang relasyon nila kaya ito na lang ang lumayo? Pero 2 buwan pa lang kami noon! 2 buwan! Sinong siraulo ang makakaalam kung may patutunguhan ba ang isang relasyon na 2 buwan pa lang? Sunod-sunod nang inata ni Sarina ang natitirang mansanas. Saka ibinato sa loob ng bakuran ang natitirang tangkay. Baka kasi hindi niya mapigilan ang sarili at maipakain yun kay Santino sa asar niya rito. But let's be professional here. I'm his bodyguard now, not his ex. Chill, bro. Hoy! Sino nagbato ng basura dito? Mula sa loob ng bakuran ang boses ng galit na lalaki. Malulutong pa itong nagmura. Dagdag kayo sa init ng ulo ko! Kevin! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Galing din sa loob ng bakuran ang boses ng babaeng yun. Huwag mo kong layasan! Nag-uusap pa tayo, Kevin! Sabay pa sila ni Santino na napaurong palayo sa gate para naman hindi magulat sa pagmumukha nila ang sino mang mauunang lumabas sa gate na yun. Tumabi si Sarina sa binata bilang paghahanda kung sakaling mapagbalingan ito ng galit ng isa sa 2 taong nasa bahay na yun. Gaya ng naisip niya kanina nang sabihin ni Santino na may bago ng kinakasama ang dating kasintahan nito. Bahala ka sa buhay mo! Galit na sagot ni Kevin. Palapit na ito sa gate. Puro ka na lang duda, puro ka selos. Sawang-sawa na ako. Ang sabihin mo, pupuntahan mo lang ang babae mo. Walang giya ka talaga. Wala na nga talaga akong ibang babae. Napapraning ka na lang. Praning na akong praning. Kasalanan mo naman kung bakit ako nagkakaganito, di ba? Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Pasimple niyang binulungan si Santino. Bad timing, sa ibang araw na lang tayo bumalik. You're right. Let's go. Sino kayo? Sabay pa silang napalingon sa nagtanong. May kalakihang bulto ang lalaki. Mukhang second home na ang gym dahil sa naglalakihan nitong muscles. Hawak din nito ang ibinato ni Sab kanina, na idinalangin niya na sana ay hindi nahalata ng lalaki ang bit-bit ni Santi na basket ng prutas kung saan bidang-bida ang mga mansanas. Pero malas dahil nakahalata ang lalaki nang sulyapan nito ang hawak na natira niyang mansanas. Anak nang, kayo ang nagbato nito kanina! Sunod-sunod na nitong nagmura. Teka pare, magpapaliwanag ako. Santino stepped in front of her and held out the basket of fruits. Ang totoo niyan, Santi? It was the woman from the house. Anong kinagawa mo rito? Angeline, hi! Santino turned his attention fully to the woman, fruits still in his hands. Sorry, I came in a bad day. Babalik na lang siguro ako sa ibang araw. Magaling, magaling! Sambit ni Kevin. Iba na talaga ang mood nito nang magpapalit-palit ang tingin kay Angeline at kay Santi. Ako ang inaakusahan mong nagluloko. Pero ikaw pala itong may ginagawang kalokohan. Ipapasa mo pa sa akin ang kasalanan mo. Oh, please don't misunderstand. Wala kaming relasyon ni Angeline. I mean, we broke up a long time ago and we... Kung ganon, bakit nandito ka at may dala ka pang mga regalo? Galit na ibinato ni Kevin kay Santino ang hawak nitong piraso ng mansanas. Mabilis yung pinalo ni Sarina gamit ang bit-bit niyang bulaklak. Bumalik yun kay Kevin at tumama pa sa mga mukha nito na lalo nitong ikinagalit. Sinugod nito si Santino, pero muli siyang kumilos at isinupalpal sa mukha nito ang mga bulaklak para pigilang makalapit sa binata. Please maintain at least a 5-meter distance from my client. Thank you very much. Hoy! Bakit yung pinagtutulungan si Kevin ko? Lumapit na si Angeline at nakita ni Sarina na nakaamba na ang kamay nito kaya dito naman niya ibinaling ang bukay ng flowers. Pinigilan lang ni Santino ang kamay niya, saka ito humarang sa pagitan nila ng dating kasintahan. Itutuloy yung nakatikim ng mga hampas ni Angeline. Gusto niya tong batukan sa ginawang pakikialam sa trabaho niyang protektahan nito. Kung hindi lang niya nakita ang ekspresyon sa gwapo nitong mukha habang nakamasid sa kanya at tahimik lang na sinasalo ang lahat ng galit ng dating kasintahan. He was smiling while keeping the flowers in his hands and in between them, nagmukha tuloy na siya ang inaalayan nito ng mga bulaklak na nagkalasog-lasog na. Ramdam niya ang tila pagkaalog ng puso niyang namanhid na sa matagal na pagkakabalot sa galit at sama ng loob
dahil sa ginawa nito noon sa kanya. Ramdam niya ang tila unti-unting pagtibok niyong muli. But then she remembered his words earlier. I didn't feel like I was loving her the right way. Even if I tried hard. Sa hiwalayan din ang uwi namin. Dahil nga sa hindi talaga ako ganun kaseryoso sa nararamdaman ko sa kanya. Inakala kong sapat na yung pareho naming gusto ang isa't isa para mas lumalim pa ang nararamdaman ko sa kanya at magtagal ang relasyon namin. I was wrong, so I let her go. I didn't want her to waste her time on a relationship that was going nowhere. Yun ang sumatotal ng naging relasyon nila noon. Maiksi at hindi naman talaga magkapareho ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kaya tama lang na hindi na nito pinatagal ang relasyon nila noon na wala namang patutunguhan. Gaya nga ng sabi nito sa naging relasyon kay Angeline. I'm sorry. Narinig niyang sambit ni Santi. Para kay Angeline ang mga salitang yun. Kahit na nga sa kanya lang nakatingin ang binata na parabang para sa kanya ang mga sinasambit nito. I'm sorry. Santi was pulled away from her. Kamao ni Kevin ang sumalubong sa mukha ni Santino nang lingunin ang humila rito. Napaurong si Santino ng ilang hakbang. Sumugod uli si Kevin. Doon na kumilos si Sarina at pinati dito. Gumulong sa sementadong kalsada ang lalaki na agad dinaluhan ni Angeline na sumisigaw pa rin. Nang lingunin niya si Santino para alamin ang lagay nito, nakita niya ang pamumula sa gilid ng mga labi nito. Kumuyom ang mga kamay niya nang balikan niya si Kevin na tumatayo pa lang sa pagkakasubsub dito sa kalsada. She kicked him back to the ground and was all ready to land a serious blow on his face when someone caught her hand. It was Santino. That's enough, Sarina. Wala siyang mabasa na anumang emosyon sa mukha nito. Pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya na ngayon ay ramdam niyang hinihila na siya palayo. Santino, take her to the police! Sinaktan niya si Kevin ko! Your Kevin hurt me. My bodyguard just tried to protect me. Bodyguard? Inalog ni Santino ang kamay ni Sarina bilang kasagutan. So, please tell your man not to do anything that would trigger my bodyguard's protective instinct. Santino, akala ko ba nagpunta ka rito para makipagbalikan sa akin? No, I only came here to apologize to you. I know I should have tried harder to make that relationship work, but I couldn't let you get tied up in a relationship that would still not work out no matter how much we'd wanted it to. And I could only say sorry for that. Inilapag nito ang hawak ng mga bulaklak sa harap ng dalawa. I'm really sorry, Angeline. Hindi sumagot ang babae habang nagpapalipat-lipat naman ang tingin ni Kevin sa dalawa. Mukhang nahimasmasan na to. Kumilos naman si Sarina at kinuha ang basket ng mga prutas. Saka yun ibinaba sa tabi ng mga bulaklak. Kung hindi lang seryoso ang sitwasyon, baka nag-alay na siya ng dasal sa altar sa harap nila. Kevin, don't let Angeline slip away from you just because of a petty quarrel. Patuloy ni Santino. Nagsiselos lang siya dahil mahal ka talaga niya. Kaya sana huwag mo ring baliwalain ang nararamdaman niya. Take good care of her because I know that when she gives her heart to a man, she does so with all of her might. Pasensya na nga pala sa naging munting kaguluhan. Ito na ang huling beses na makikita nyo kami. Good luck and have... Hinawakan ni Santi ang kamay ni Sarina. Saka sila naglakad palayo. Babawiin na sana niya ang kamay dahil sa tingin niya ay hindi tama na magkaroon sila ng ganung interaksyon nang marinig nilang muling magsalita si Angeline. Sandali, Santi! Sabay nilang nilingon ang babae. May gusto lang akong malaman. Sana sagutin mo ng totoo. Tumangulang si Santino. Nung magkasama pa tayo, minahal mo ba talaga ako? Kahit konti? Kahit minsan lang? I did, and I tried my best to keep those feelings, but... I couldn't keep your heart for too long. Pagpapatuloy ni Angeline sa sasabihin pa sana ni Santino. Tumangutang-ulang ito. I see. Well, at least alam ko na ngayon kung bakit bigla ka na lang nawala sa akin. Ang tagal ko rin pinag-isipan nun kung ano ba ang naging pagkakamali ko, kaya basta mo na lang akong iniwan. Thank you for telling me this. Pinatatawad na rin kita. Tinulungan na nitong makatayo ang kasintahan nito na hindi pa rin umiimik at tahimik na lang na pinagmamasdan ang babae. Magkasabay nang naglakad pabalik sa bahay ang dalawa. Hindi man lang nila dinala mga alay natin, tukoy ni Sarina sa mga iniwang regalo sa kasada. Sayang yung mga prutas, ang daming nagugutom na tao sa mundo. Hanggang ngayon ba, Sarina? Iniisip mo pa rin kung bakit ako lumayo sa'yo noon? Medyo. Pwede kaya namin kunin uli ang mga regalo na yun? Sayang naman kasi. Kung ganun, nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon? Minsan, kapag naaalala ko. Pero madali naman ako madistract, kaya wala na lang din sa akin yon. Kukuha na lang siguro ako ng isa o dalawang prutas, saka ko iiwan sa tapat ng gate nila yung mga alay namin. Narinig niyang napasinghap sa tabi niya si Santino. Dinadama nito ang gilid ng mga labi na nakita niyang namumula kanina. Are you okay? Yes, I'm fine. Sab,
Stop. Alam ko na ang sasabihin mo. Hinarap niya ang binata. Yes, I got hurt real bad because of you. Pero hindi lang naman yun ang tanging bagay na nakasakit sa akin. Marami pa. Kaya huwag mong isipin na nasira ang buhay ko dahil sa kagagawan mo noon. Huwag ka masyadong conceited, Santino. Hindi naman sa'yo lang umikot ang mundo ko. Isa pa, sa tingin mo magiging ganito ako ka-okay kung hindi pa rin ako nakaka-get over sa'yo? Kaya please lang, stop acting like I've gone crazy and ruined my life because of you. I'm okay, so could we please move on now? Hindi na sumagot pa si Santi. Hinayaan na lang niya ito at dinampot ang mga bulaklak at basket ng prutas sa kasada, saka yun dinala sa tapat ng gate ng bahay ni na Angeline. Pero kumuha muna siya ng 2 mansanas bago naglakad patungo sa sasakyan nila. Sumunod ka na lang sa kotse kapag tapos ka ng magmuni-muni dyan, wika ni Sab. Pero saglit lang din naman ay nasa kotse na rin ang binata. Mukhang kahit paano, nakabawi na rin ito sa kung anumang pinagdadaanan nito kani-kanina lang. Sa driver's seat siya pumuesto. Sana tayo ngayon? Sa opisina ko. Maaga pa, pwede pa tayong makapunta sa 2 o 3 pang ex-girlfriends mo. I think I'm okay with one punch for today, thanks. He dictated the address. Sinilip ni Sab ang mukha nito para tingnan ang lagay ng mga labi nito. Lagyan mo ng cold compress yung nasuntok sa'yo bago tuluyang mamaga. Wala bang sugat yan? I don't know. Tingnan mo nga. He turned to her and leaned closer so she could inspect his lips. Lumapit din si Serena at automatic na umangat ang kamay niya para hawakan ang lower lip nito para makita ng maayos ang lagay ng mga labi nito. It doesn't look as bad as I thought. May kaunting sugat lang sa gilid ng labi mo na kung mamalasin ka, baka maging sigaw lang. He did have nice lips though. One of the things she loved about him before. Lips that gave her her very first kiss. Serena looked up to him and saw him gazing down at her with those beautiful brown eyes of his. She could feel her heart beating up again, just like it did when he took Angeline's punches. Pero kung kanina ay madali niyang na-distract ang sarili, ngayon ay parabang may kung anong puwersang nagkulong sa kanya sa mga tingin na yun ng binata. Parang may naririnig pa siyang isang masuyong kanta somewhere out there na tila naglalambing sa puso niya, kaya siguro hindi rin siya makalayo kay Santino. Because this felt so good and so nice. She just wanted to snuggle against him and feel the beat of his own heart on her palm that was leaning against his chest. Even Santi looked like he was not in a hurry to push her away at the moment. I don't feel like I'm loving her the right way. I don't want her to waste her time on a relationship that was going nowhere. Naramdaman ni Serena ang munting kirot na yun sa kanyang puso. Mabilis siyang lumayo kay Santi at umayos ng upo sa pwesto niya. Saka binuhay ang makina ng sasakyan. Pakisuot na lang ang seatbelt, please. Sumunod naman ito agad. Pwede ka nang mag-undertime. Sa opisina lang naman ako magbababad maghapon. I'll stay at your office until you get home. Mababato ka lang dun. I won't stay inside your office. Mag-iikot-ikot ako siguro sa opisina ninyo para tingnan ang mga posibleng security breach na pwedeng maging problema sa seguridad mo. There, her usual business-like voice was back. Kung sana ay nakikipag-cooperate lang ang tibok ng puso niya. Gusto ko rin magtanong-tanong sa mga tao sa paligid mo. Baka may makuha akong impormasyon sa kanila kung sino ang posibleng may gawa ng nangyaring pananaksak sa'yo. You're my bodyguard, Serena. Hayaan mo ang investigasyon sa mga pulis na may hawak sa kaso ko. Okay, sang-ayon niya agad. Natahimik na sa tabi niya si Santino. Pinilit niyang wag itong lingunin man lang at baka kung ano na naman ang gawin niya. You should do something with that bruise of yours. Naka-duty ngayon ang company doctor sa building namin. I'll give him a visit after I checked in on my office. Hindi ba dapat unahin mong daanan ng doktor mo bago ka tumuloy sa opisina mo? You're sounding like you're concerned about me again, Serena. I am. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. I'm your bodyguard, remember? Ganyan ka rin ba sa iba mong mga naging kliyente? Oo. Narinig niyang napasinghap si Santi. Still, she kept her eyes on the road. Tumahimik na uli ito pagkatapos. Kaya pasimple at palihim niya itong sinulyapan sa gilid ng kanyang mga mata. Nakasandal na ito sa kinauupuan na bahagya ng nakarecline habang nakapatong ang isang braso sa noon nito. Hindi alam ni Serena kung makakahinga ng maluwag o mag-aalala dahil parang iniinda nito ang natamong sapak mula kay Kevin the Hawk. Sa kanya naalala ang tungkol sa stab wound nito. Sumasakit ba ang tahi ng sugat mo? Nagtatanong ka ba bilang bodyguard o concerned citizen? Mabuti na lang at nag-red ang traffic light na nadaanan nila kaya nagawa niyang lingunin ito nang huminto sila. Are you okay or not? Pwede, both. Pwedeng tumino ka? Nagtatanong ako ng maayos. He just chuckled but didn't move from his seat. I'm fine. Sasabihin ko sa'yo agad kapag may iniinda talaga ako. Salamat sa concern. I'm not. Nag-green na ang traffic light kaya pinaandar na niya ang sasakyan at hinayaan na lang ito sa kung ano ang gustong isipin. Plano rin niyang sagupain ang lahat ng traffic sa Metro Manila
para lang magkaroon ito ng sapat na pahinga bago sila makarating sa opisina nito. Concerned bodyguard? Maybe. Sinalubong agad si Santi ng sekretarya nito na si Miss Kim pagtapak na pagtapak nito sa gusali ng kumpanya nito. Wala itong tigil sa pagdidikta sa kung ano-anong impormasyon sa negosyo na hindi masyadong iniintindi ni Sarina dahil abala siya na walang kahinahinalang tao na makakalapit kay Santino. Nasa teritoryo sila ng binata. Mabuti na ang sigurado. Pero baka may makalusot pang disgrasya na naman dito. Matiwasay naman silang nakarating sa private office ng binata nang hindi ito natatalisod o nadadapa nang dahil sa pagiging abala sa pagpirma at pagbabasa ng mga hawak na papeles at nanatiling nasa tamang distansya lang si Sarina para hindi ito maistorbo sa mga ginagawa. Napansin nga lang niya na napapatingin sa kanya ang sekretarya nito at ilang empleyado na nadadaanan nila. She's my bodyguard. Sarina, wika ni Santino. Or more like an announcement to all his employees. Ibinigay na nito sa sekretarya ang mga pinirmahang papeles. Kung may mga itatanong siya sa inyo, give her the information she needs. Kailangan niya yon para sa seguridad ko. Yes, sir. And I'll be in my office for the rest of the day. You can stay wherever you want, Sarina. Sorry, I can't let you in my office. Hindi kasi ako makapag-concentrate sa trabaho ko kapag may ibang taong nakasama sa opisina. Kapag nainip ka rito, pwede ka nang umuwi kahit hindi ka na magpaalam sa akin. Pwede akong magstay sa labas ng opisina mo? Ikaw ang bahala. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang si Miss Kim at siya na ang mag-aasikaso sa'yo. Miss Kim, please take care of my beautiful bodyguard. Huwag mong hayaang may pumorma dyan at makakaistorbo lang sila sa trabaho niya. At sisipain ko kamo sila palabas ng building na to, maliwanag? Yes, sir! Papasok na si Santino sa kwarto nito nang tilang may kung anong maalala. Pero nang humarap naman ito kay Sarina ay wala namang sinabi at nakatitig lang sa kanya. What? I called you beautiful. Yes, I heard you. Wala kang violent reaction? Wala. Bakit? Wala rin. Santi grinned and looked like he was about to pinch her cheeks, but she moved away so he just made a gesture to shoo away invisible flies. Ang daming alikabok dito, ano? People, maglinis nga kayo rito ha, at nang hindi naiistorbo ang bodyguard ko. Sumagot naman agad ang mga empleyado nito. O sige na, Sarina. Magtatrabaho na ako. Huwag kang gagala kung saan-saan ha. Doon ka lang sa nakikita ng CCTV cameras para alam ko ang mga ginagawa mo. Walang naging reaksyon si Sarina. Tumangutang-tangu lang si Santino. Tanda na nakuha nito na wala siyang pakialam sa mga sinasabi nito. Pero bago tuluyang pumasok sa opisina ay sinubukan pa nitong mapisil ang pisngi niya. Mas mabilis nga lang siya na mahuli ang kamay nito at matapik yun palayo. He was wincing and complaining to himself as he finally went inside his office and closed the door. Ikaw talaga ang bodyguard ni Sir Santi? Tanong ni Miss Kim. Bakit babae? Bawal ba? Hindi naman, nagtataka lang ako na hindi lalaki kinuha niyang tagabantay niya, samantalang ang alam namin dito umiiwas siya sa mga babae these days. Nagbabagong buhay daw siya. Bagong buhay? Mukhang nagsawa na sa pagpapapalit-palit niya ng mga girlfriends. Baka kasama sa pagbabagong buhay niya ang magkaroon ng bodyguard na babae imbis na lalaki. Napakunot-noo lang si Miss Kim. Binaliwala na lang ito ni Sarina. Can I get an empty chair? Sure! Hinila nito ang isang silya na malapit sa kanila. Ipinwesto naman niya yon sa tabing pinto ng opisina ni Santino. Oo nga pala, kumusta na si Sir Santino? Kailan pa siya nakalabas ng ospital? Kahapon pa, sariwa pa ang sugat niya pero mukhang okay na ang pakiramdam niya since nakakapagtrabaho na uli siya ngayon. Sabi nga ng ate niya, si Ma'am Tin, na naging delikado raw ang lagay niya, kaya dapat ay nagpapahinga na lang muna siya hanggang sa gumaling na talaga ng hustong sugat niya. Okay naman dito sa office kahit hindi na muna siya pumasok . Nandiyan naman si Ma'am Tin at Sir Dave. Sabihin mo yan sa gunggong mong amo, tigas ng ulo . Sa isip-isip ni Sarina. Kahit hindi pa siya okay, tingin mo mapipigilan mo yon na magtrabaho? Sa bagay. Don't worry, ako na mismo ang bibit-bit sa kanya sa ospital kapag nakita kong hindi pa siya okay. Inayos ni Sarina ang pwesto ng silya na uupuan niya. Mula roon ay kita niya ang mga kaganapan sa buong palapag na yon na puro cubicle ng mga empleyadong abala sa kanya-kanyang mga trabaho. Miss Sarina? Sarina na lang, Miss Kim. Okay, Sarina, gusto mo ba ng coffee? Para hindi ka antokin dyan sa pagbabantay mo sa amo natin. Ako na lang siguro ang kukuha mamaya. May pantry kayo rito? Oo, nasa 5th floor. May kantin na rin doon para kapag ginutom ka. Sige, salamat. Iniwan na siya ni Miss Kim at bumalik na ito sa trabaho. Nagkaroon naman siya ng pagkakataon na obserbahan ang usual na kapaligiran ni Santi. Wala namang kahinahinala sa mga tauhan nito kaya kahit paano ay nakapag-relax siya. Problema nga lang kapag nare-relax siya, inaantok siya. Kailangan na niyang gumalaw-galaw, kaya nagpunta na siya sa pantry. Pagpasok na pagpasok nga lang doon ay agad siyang sinalubong ng amoy ng mabagong ulam. Shit! Manda kayo sa akin mamaya! Bulong niya sa mga tray ng ulam sa salaming estante.
saka nagtungo sa coffee dispenser. May dalawang uniformadong security guards ang kasalukuyang nakikikuha rin ng kapiron. Buti na lang at nakakalibre tayo ng kape tuwing break time ano. Laking kabawasan din ito sa gastos natin kapag gusto natin ng magkape. Oo nga, alayo pa naman ang tindahan dito kung saan pwedeng magpatimpla ng kape. Uy pre, napanood mo pala yung episode ng Halik kagabi? Oo, inabangan ko talaga yun. Yung revelation ng video scandal pre, ang intense nun. Ayos tong dalawang to ha. Mga barakong fanboys ng teledrama. Saglit na gumilid ang mga ito habang patuloy pa rin sa pagkukwentuhan para bigyan daan siya na makakuha rin ng kape. Kaya ikaw pre, mag-iingat ka sa paglabas-labas mo, baka may lumabas ding video scandal sa'yo. Gago, loyal ako sa misis ko. Sabay pang nagtawanan na ng mga ito. Pero hindi ba't kumukha ni Jade yung chicks kanina? Kung hindi nagkakamali si Sarina, Jade ang pangalan ng isa sa mga tauhan sa teleserye na pinag-uusapan ng mga ito. Paborito rin kasi yun ng mama niya na madalas itong ikwento kapag nakakasabay niya ang mga magulang sa hapag. Kahit wala naman siyang kainte-interes sa mga teleserye. Medyo kamukha nga pre. Kaso mukhang malakas ang tama ng isa yun kaysa kay Jade eh. Ipagpilitan daw bang siya ang pakakasalan ni Mr. Sandoval? Mabuti na lang at alam natin na matagal-tagal nang walang girlfriend ang amo natin mula nang makapag-break siya sa huli niyang naging kasintahan. Nakuha ng mga ito ang atensyon ni Sarina. At nasampal ka pa nang pigilan mo siyang makapasok. Oo nga pre, masakit pa nga ang pisngi ko hanggang ngayon. Mahinang napamura ang isa sa mga gwardya habang natatawa pa rin. Ikaw naman kasi pre, bakit hindi ka pa lumuhod sa harapan niya nang pinaluhod ka? Ako tuloy ang nasampal. Ikaw, gusto mo lumuhod sa harap ng isang baliw? Hindi. O ngayon, alam mo na. Nagtawanan uli ang mga ito habang iiling-iling na naglakad na palabas ng pantry. Pabalik na siguro sa pwesto. Hinabol niya ang mga gwardya, bit-bit ang kanyang official security agent ID. Hi, ako ang bodyguard ni Mr. Sandoval. Pasensya na kung narinig ko ang usapan niyo ngayon lang. Sabi niyo, nagpipilit yung babae na makapasok sa gusali. Bakit daw? Tiningnan muna ng mga ito ang ID niya bago sumagot. Gusto niya raw makausap si Mr. Sandoval. Nang tawagan namin si Miss Kim para alamin kung papasok ngayon si Sir, sinabi nga niyang walang girlfriend ang amo natin. Naghinalaan na kami, lalo na at katatapos lang ng nangyaring aksidente kay Mr. Sandoval. Tama lang naman na maghinala kayo ng ganun, sabi ni Sarina. May CCTV footage pa kayo sa naging encounter ninyo sa babaeng yon? Meron yun ma'am, punta na lang kayo sa security room para tingnan yung footage. Pwede niyo akong samahan? Si Andoy na lang ma'am, kailangan nang bumalik ng isa sa amin sa pwesto namin eh. Sige. Dinala siya ni Andoy sa security room, pero isang uniformadong gwardya ang pumigil sa kanila bago makapasok sa silid. Uy, Andoy, anong ginagawa mo rito? Bakit wala ka pa sa pwesto mo? Tanong ng isa sa dalawang tauhan sa silid na yon. At nagdala ka pa ng kasama? Bodyguard siya ni Mr. Sandoval. Bodyguard? Pinasadahan nito ng kabuuan si Sarina. Sigurado ka? Baka mamaya gaya lang siya ng baliw ng babaeng nanampal sa'yo kanina. Nagpapanggap na girlfriend ni Sir Santino para makapasok lang ng building natin. Gusto niya ang pagiging paranoid ng isang ito pagkatapos ng naging inkwentro ng dalawang gwardya kaninang umaga. Medyo asar lang siya na parang hinuhusgahan siya nito dahil nga babae ang bodyguard ng amo ng mga ito. Ipinakita niya rito ang ID. Pwede mo ring i-confirm sa sekretarya ni Mr. Sandoval ang identity kung gusto mo. At talagang tinawagan nga nito si Miss Kim. Sakalang nakita ni Sarina ang contentment sa mukha nito matapos ang pakikipag-usap sa sekretarya ni Santino. Pasensya na kung pinaghinalaan kita, miss. Pagkatapos na nangyari kanina sa entrance ng building at sa insidente ng pananaksak sa amo namin, kailangan na naming magdoble sa security sa buong gusali. Tama lang naman. Mabuti na ang nag-iingat kaysa maging pabaya at may mapahamak. Ako nga pala ang head ng security dito sa buong building. Binuksan na nito ang pinto ng security room. May dalawa pang tauhan din doon na nakatutok sa mga TV monitors ng CCTV camera na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng naturang gusali. Anong may paglilingkod namin sa'yo? Gusto niya makita yung record ng nangyari kanina, sagot ni Andoy. Yung tungkol sa babaeng nagpanggap na syota ni Mr. Sandoval at nagwala. Ah, yung nanampal sa'yo! George naman! Nahihiya na lang na napakamot sa ulo si Andoy habang tatawa-tawa naman na nagtungo sa hilera ng mga TV monitors ang kasama nito. Inutusan ni George ang isa sa mga tauhan nito na i-replay ang video ng pangyayari sa oras na sinabi ni Andoy. And there, she saw the woman they were talking about. Mukha namang matino ang babae. In fact, the woman even looked like she came from a well-off family with the way she carried herself. Wala silang marinig sa usapan, pero base sa nakikita niya, nagpipilit nga ang babae na makapasok. Kahit wala siyang appointment, pero hindi naman siya nagwala ng ganyan, papapasukin pa rin ba siya? Tanong niya. Hindi talaga. Mula nang may mangyari kay Mr. Sandoval, inutusan na kaming masigpitan ng pagsala sa mga dumadating dito sa building. Kahit na nga noon pa man ay mahigpit na rin ang seguridad dito.
Hindi lang kasi yung stabbing incident ni Mr. Sandoval ang nag-iisang insidente na nalagay sa panganib ang buhay niya dahil sa mga nagiging transaksyon niya sa negosyo. In fact, bago yung pananaksak sa kanya, may ilang death threats na siyang natatanggap. Death threats, actual stabbing incident. What's next? Shooting? At hindi titigil ang mga kalaban nito hanggat hindi napapatay ang binata. Santino, Santino, you've been eating death threats for breakfast, huh? Narinig ni Sarina na impit na napasinghap si Andoy sa tabi niya nang makita ang pananampal dito ng babae. Susumbong ko siya sa asawa ko, sambit ni Andoy. Natawa lang sila ni George. Nakuha niyo ba ang pangalan niya kanina? Tanong ni Sarina. Hindi nga eh. First time ko lang siya nakita sa 5 taon kong pagtatrabaho rito. Kaya nga sigurado kong hindi siya naging girlfriend ni Mr. Sandoval kasi ipinapakilala naman sa amin ni Sir ang mga nagiging girlfriend niya kapag dinadala niya rito. At alam ko rin na matagal-tagal nang walang kasintahan si Mr. Sandoval. Dugtong ni George. Huli ko nabalitaan sa mga chismosang empleyado rito na nagkaroon siya ng kasintahan. Mahigit 1 taon na ang nakalilipas. Gustong mapaismid ni Sarina. Buti, nakatagal siya. Pwede niyo ba akong bigyan ng printed copy ng image ng babaeng yan? Turo niya sa babae sa TV monitor. Gusto ko siyang i-background check. Suspect mo ba siya sa sumaksak kay Mr. Sandoval? Medyo. Kung may iba pa kayo makikitang kakaibang pangyayari o kahinahinalang tao na umaali-iligid dito sa building, sabihan niyo agad ako. Pero nag-iimbestiga na ang mga pulis. George, pareho lang tayong nasa seguridad ang linya ng trabaho at pareho nating gustong maging ligtas ang amo natin. Kaya gawin na lang natin ang lahat ng magagawa para masiguro na hindi na uli malalagay sa panganib si Santino. You have a point. Kumilos na si George para iprint ang imahe ng babae sa CCTV monitor. Narinig naman ni Sarina na tumunog ang cellphone niya. Where are you? Bungad agad ni Santino sa kabilang linya. Nasa security room ng building ninyo. I'm just checking things out. Hindi ka talaga mapakali sa isang tabi, ano? Anyway, papunta na akong company clinic. Doon na lang tayo magkita. Nag-alala si Sarina sa narinig. May problema sa sugat mo? Wala naman. I just thought I'd follow your advice earlier since you insisted on it. Ayoko mapagalitan ng bodyguard ko. Tatawa-tawa pa nitong sagot. Kung nasa harapan lang niya si Santino, baka nasa bunutan na niya to. Are you dying? Tsaka ba pupunta dito kung sakali? Hindi, nagtatanong lang ako. Asar na niyang sagot. Binalingan niya si Andoy. Saan ang clinic niyo dito? Hey, I'm still here. You can ask me for direction. Manahimik ka dyan at mainit ang ulo ko sa'yo. Si George naman ang binalingan niya. I'll just contact you para sa printed copy ng picture na hinihingi ko. I have to go. Makulit na tong amo niyo eh. Sino yung kausap mo? Si George? Huwag kang masyadong magpapaniwala sa mga sinasabi niyan. Playboy yan. Sabay nang lumabas ng security room sina Andoy at Sarina. Patuloy pa rin ang tila drunk call ni Santino sa kabilang linya. Alam mo bang minsan niyang sinabi na kung hindi lang ako malaki magbigay ng sweldo, hinamo na niya ako ng suntukan nang malaman niyang may crush sa akin ang naging girlfriend niya noon. So he chose to stay with you instead of choosing to tell his girlfriend to stop crushing on you. Well, hindi naman kasi talaga biro ang sweldo niya sa kumpanya ko. Kahit ako ang nasa sitwasyon niya, pareho kami na magiging desisyon. Pareho rin kayong sira ulo. Mahina niyang sambit. Pero ano sa palagay mo, Sarina? Tingin mo, kailangan ko na siyang sisantihin? Ang yabang niya, di ba? Tingin ko, kailangan mo nang ikot ang tawag na to. Napapakunot noon na lang si Sarina sa napapansin niyang kakaibang kadaldalan ni Santino ngayon. Malapit na kami sa klinik. You're really sweet. No, are you sure you're okay? Bakit parang lasing ka or something? Ha? Oh, my doctor just gave me a pain reliever shot and some other drugs for my wound. But I'm fine. Especially now that I'll be seeing you again. This bed is so nice and fluffy. Just like you, my dear. Kasinlapad siya ng kama? Ganun ba? Gago to ah. I miss you, Sarina. From the day I last saw you when I walked away from you, I should not have. Ini-off na ni Sarina ang cellphone bago pa matapos ni Santino ang sinasabi. Nasa tapat na kasi sila ng pinto ng company clinic. Nagpasalamat siya kay Andoy na nagatid sa kanya roon at sinabing sabihan si George na balitaan siya sa progress tungkol sa ginagawang investigasyon ng mga pulis sa insidente ng pananaksak kay Santi. Bahagya siyang kumatok sa pinto at nang marinig ang mahinang boses sa loob ay pumasok na siya. Automatic na napadako ang tingin niya sa kama kung saan naroon si Santino. Nakapikit ito at hawak pa rin sa tenga ang cellphone nito habang ang kabilang kamay na nakapatong naman sa dibdib nito ay may hawak ng mga papeles. Naririnig niya itong may kung anong sinasabi pero hindi lang niya maintindihan. Don't worry about him. Epekto lang yan ng painkiller na binigay ko sa kanya. Nagrereklamo na kasi siya na makirot ang stab wound niyang hindi pa masyadong magaling. Nilingon ni Sab ang nagsalita.
You are? Emiro Valdepeñas, company doctor. Inilahad nito ang kamay sa kanya na agad naman niyang tinanggap. Serena Alejandro, I'm... Santino's ex-girlfriend. What? And his bodyguard now. I've heard about you. He just couldn't stop talking about you since... I'm sorry, pero pwedeng malaman kung ano nang lagay ni Santino ngayon? Is he okay now? Ah, yes, he's okay. Pero gusto kong malaman kung bakit bahagyang nabuksan ang tahi ng sugat niya. Ako ang nag-opera sa kanya nang masaksak siya. Kaya alam kong pulido ang pagkakatahi ko sa sugat niya. Tapos malalaman ko ngayon na bahagyang bumuha ang tahi niya when it was just only a few days since he was discharged from the hospital. And the bruise on his lips. Kunot noon na nagpamewang ang doktor ng balingan nito ang binata sa kama. Nakipagbugbugan ba siya sa kung sino? It was an accident. Accident? Hindi ko siya agad naprotektahan nang sugurin siya ng boyfriend ng ex niya na pinuntahan namin kaninang umaga. Malakas na napabuntong hininga ang doktor. Obvious ang disappointment ito sa mga narinig. Si Sari naman ay parang gusto ng pagalitan ng sarili dahil sa mga naging kapabayaan niya sa kanyang trabaho. Anyway, I know how he could be such a stubborn piece of shit sometimes. Kaya sigurado akong partly ay kasalanan din niya ang nangyari sa kanya ngayon. Pero sana sa susunod, pigilan mo na siya sa mga walang kakwenta-kwenta niyang desisyon sa buhay at nang hindi na siya nalalagay sa panganib. I'm the best doctor he could ever have. Pero kung magiging tanga siya at magpapabaya sa lagay niya, pwedeng lumala ang sugat niya at mabulok ang laman. Mamamatay siya. Ang morbid naman ng doktor na to. Don't worry, hindi na mauulit ang naging kapabayaan ko kaninang umaga. Good. I'll expect that from you. I hate to see him on the operating table again because if I do, I'm really gonna chop him up and feed him to the dinosaurs. Napatingin lang si Sab sa doktor. Kahit biro ang sinabi nito, parang hindi dapat yun sinasabi ng isang kapitapitagang doktor na gaya nito. But Dr. Emiru was serious as he sized up the sleeping Santino on the bed. Pumagitna na siya sa pagitan ng dalawa. Sisiguruhin kong hindi na uli mangyayari ito, Doc. Pangako yan. Good. Oh, by the way, Sebastian's still in love with you, isn't he? Muntik nang masamid si Sarina sa narinig. What? He is, isn't he? I've never heard him talk about a girl the way he talks about you. And I've only known about your existence when he came in here a while ago. Morbid na, chismoso pa. Doktor ba talaga to? I hate to disappoint you, Doc, pero pangarap lang niyang sinasabi mo. Lalo na at naghiwalay naman kami agad pagkatapos ng dalawang buwan lang naming relasyon nung unang panahon. Just 2 months? Wow, I'm sorry to hear that. Nagkibit-balikat lang si Sarina. Nagpatuloy naman ang doktor. But the way he talks about you, I think he really loved you then. You know, the kind that you won't get from someone who doesn't love a person that much. Ngumiti na lang si Sab para matigil na ang usapan at hayaan na siya ng doktor. Pero mukhang galing ng ibang planeta ang doktor na to dahil parang wala itong balak na tigilan ang pagkukutingting sa nakaraan nila ni Santi. Alam mo bang kanina bago siya tabla ng side effect ng painkillers? May sinabi siyang nakaka-intrigang tungkol sa'yo. I'm not interested, I'm not interested, I'm not interested. Ano yun? Secret. At ngumisi lang ang siraulong doktor. Pero kung gusto mong malaman, I would suggest you drag this man's ass to the alcove resort. The what? The alcove resort. Doon mo siya itali hanggang sa makabawi na uli ang katawan ng maghilom ng tama ang sugat niya. Don't let him worry about sa company niya. Si Ate Tin na at ang asawa niya ang bahala doon. Sigurado naman papayag rin yun na lumayo sandali ang kapatid niya dahil para din naman yun sa kabutihan ni Santino. Hindi ba dapat ay si Santino ang magdedesisyon yan? Baka magalit siya kapag nalaman niyang ibang tao ang nagdesisyon para sa kanya. Hindi ako ibang tao. I'm his doctor. I'm the only one who knows what's best for him while he's still mending an injury. Isa pa, siguradong hindi naman yan magre-reklamo. Lalo na at ikaw ang kasama niya sa isang private beach resort. Kinuha nito ang cellphone at may kung sinong tinawagan. Drake, buddy. May papadala akong mag-ex dyan sa resort mo. I know may event ang barkada natin dyan this week pero pwede mo naman siguro maisingit ang dalawang to. The guy's an old friend of mine who hasn't gotten over his ex-girlfriend who is now his bodyguard. Yeah, interesting, right? So, you're taking them in? Cool! Tig-isa sila ng cottage? Aksaya lang sa space yun! Just one cottage is enough. Okay, good. Thanks, man. Dr. Emiru Valdepeñas gave Sab a proud smile. Congratulations! May hideout na kayo! Good afternoon, sir, ma'am. Welcome to the Alcove Resort. May reservation ho ba kayo? Yes, pinag-reserve kami ni Mr. Emiru Valdepeñas under the name of Sebastian Espino and Sarina de Gracia. Ang ganda naman ng mga pangalan nyo. Napalingon si Sarina sa babaeng sumulpot sa tabi niya sa countertop ng reception desk. She thought the woman, who was now standing next to her, had the brightest smile she had ever seen, with her cute little face framed by long curly hair. Pero sabi nga, huwag magtiwala sa mga inosenteng mukha. Kaya kahit mukha namang harmless ang babae, with the recent happenings with regards to her client,
Mabuti nang maging sigurado kaysa madisgrasya na naman si Santino. Thank you. Serena tried her best to secure Santino behind her. Aw, sweet, the woman gushed. Then held up a hand to her. I'm Everly Manaloto. Very ordinary name, no? Hindi naman. Tinanggap niya ang kamay nito for a handshake. Thank you. Lalong lumapad ang ngiti nito. Mag-boyfriend kayo? No, sagot ni Serena. Mag-ex. Sagot ni Santino sa likuran niya. Mag-ex? Why? The woman looked like a wounded puppy as she gazed up at them with sad eyes. Ang mga nagmamahala na hindi dapat naghihiwalay. Masama yun. Magagalit si Lord. Kaya dapat love, love, love lang. Kalahi ba ni Dr. Valdepeña sa babaeng? Serena. Toms, hindi ba't kapag ang dalawang taong naghiwalay na, ay pinagtagpo ulit ng tadhana, ibig sabihin ay silang nakatadhana? Nope. Ibig sabihin lang no, nag-iilusyon ka na naman. Umuwi ka na nga sa inyo at nagkakalat ka lang ng germs dito sa resort. Ganyan ka na. Porke alam mo crush na crush kita. Because I was only number 5 on your crush list, gawin mo akong number 1, saka tayo mag-usap uli ng maayos. Magka-crush ka muna sa akin. You're not my type. Gusto ko ng matatangkad na girls. At lumingon kay Serena ang lalaki. Hi, I'm Dominic Caliente and you are? My bodyguard. Sagot ni Santino, saka inabot ang kamay ni Dominic at mahigpit yung inalog for a handshake. Nice to meet you. Serena, we have to go. Ready na yata ang sasakyan na magdadala sa atin sa cottage natin. Busted ka na raw, dude! Nakangising sambit ni Everly. Sabi sa'yo, sa akin ka na lang magka-crush eh. Wala ka pang gwapong matangkad at overprotective na makakaagaw sa puso ko. Mas pipiliin ko pa si Jed kaysa sa bulinggit na gaya mo. Malakas at malutong na tawa lang ang pinakawalan ni Everly. Hinila naman ni Santino si Serena palayo sa dalawa kahit gusto pa sanang marinig ni Sab ang asaran ng mga ito. Wait lang guys! Magkakabalikan na ba kayo ngayon magkasama na uli kayo? Sigaw ni Everly sa kanila. Please answer! Kailangan ko ng closure! No, we're not! Sagot ni Sab. What? Why? He's still in love with you! Hindi ba kayo natatakot kay Lord? Tinakpan ni Dominic ang bibig ni Everly, saka hinila palayo ang maliit na babae na nagkakakawag pa. Tuluyan nang nawala sa paningin nila sina Dominic at Everly. Pero umaalingaw pa rin sa pandinig niya ang mga sinabi ng babae. He's still in love with you. Nilingon niya si Santino. Nananatiling nakamasid lang ito sa kanya. Gaya ng ginagawa nito mula pa kanina. Santino's still in love with you. Boses yun ni Dr. Valdepeña sa alaala niya. Serena turned her attention away from him. Hindi ba alis na tayo? Sabi mo nandito ng sundo natin, hindi ba? Nasaan na? Hindi rin sumagot si Santino. Kaya naglakad na lang siya patungo sa exit door ng pavilion. Sa labas na lang niya hihintayin ang binata hanggang sa magbalik na ang kaluluwa nitong lumipad yata kung saan. He's still in love with you. Santino's still in love with you. Shut up! Gigil niyang sambit sa paulit-ulit na mga salitang yun sa isip niya. I haven't said anything yet. Si Dr. Valdepeñas ang nakita ni Serena na papasok sa entrance ng pavilion. He had his shoulder bag and looked more like a college student than a certified doctor. Anong ginagawa niya rito? I know that look. Pansin nito. High school buddies ko may-ari ng resort na to at may get-together ang high school barkada namin ngayon kaya nandito ako. How are you in Santino? Lumagpas na sa kanya ang tingin ng doktor. Settle down already? Salamat sa pagpapatapon sa akin dito, Emiru. Sabi ni Santino sa likuran niya. Pero bakit isang cottage lang ang kinuha mo para sa amin? She's your bodyguard. Kung maghihiwalay kayo ng cottage, paano kanya mapoprotektahan? Maniniwala na sana si Serena sa intensyon ng doktor kung hindi lang niya napansin ang kakaibang ngiti nito. Naaamoy rin niya ang amoy ng panunokso kanina ni na Everly. Are they all trying to pair us up? Masaya sana, kaya lang. Wala naman sigurong threat sa safety ko sa vicinity nitong resort, sabi ni Santino. Baka pwedeng ikuha mo na ng sariling cottage si Serena. Masaya sana, kaya lang malungkot pa rin. Wala nga sigurong threat sa safety mo, sagot ng doktor. Pero naaalala mo ba si Claire? The girl you almost married. Nakasalubong ko siya kanina sa beach area. The girl he almost married? Akala ko ba may private get-together kayo ngayong araw? Tanong ni Santino. Sinabi ng Dominic kanina, aren't you from an all-boys school? Bakit may babae dito ngayon? Umurong si Sab at pumuesto siya sa tabi ni Santino, bandang likuran. May trabaho pa siyang dapat gampanan at gagawin niya yun ng buong katapatan. Walang anumang personal na damdamin ang makakahadlang sa pagtupad niya sa pinirmahang tungkulin.
Lumingon-lingon siya sa paligid ng binata para sipatin kung may kahinahinalang mga tao ang maaaring maglagay dito sa panganib. Kahit na nga wala naman talaga siyang nararamdaman na panganib para dito. Pero mabuti na ang nakasisiguro. Napansin niyang nakatingin lang sa kanya si Santi na tila ba binabantayan din ito ang reaksyon niya. Reaksyon saan? Sa balita na nasa resort din na yon ang ex-girlfriend niya na muntik na niyang pakasalan? You look so worried, Santino. Natatawang sambit ni Dr. Emiru. Huwag ka mag-alala. Hindi na lalapit sa iyo si Claire dahil ikakasal na siya sa isa sa mga batchmates ko. Small world, ha? Huh? Good morning! Bati pa ng isang lalaki na sumulpot sa tabi ni Dr. Emiru. Nakilala ito ni Serena na si Senator Jamek Realista, the youngest lawmaker ever elected in the Senate. It's still morning, right? Oh, hello, Serena. You're here too? He was also her former employee. Hello, Senator. Magkakilala kayo? Tanong ni Emiru. She was my bodyguard before I ran for the senatorial seat. She was the best. But you still let me go, sabi ni Serena. I'm really sorry, Serena. I had to let you go because, you know, baka magselos ang mga female voters ko kapag nakakita sila ng magandang babae na laging nakadikit sa akin. Inilahad nito ang kamay sa kanya. No hard feelings? No hard feelings. Sagot ni Santino at gaya ng ginawa kay Dominic kanina, sinalo rin nito ang handshake ng senator na para sana sa kanya. Alis na kami ng bodyguard ko. Emiru, thanks for giving us a space here. You're welcome. Pagkatapos ay kamay naman ni Serena ang hinawakan ni Santino at hinila siya patungo sa nakaparadang service vehicle ng resort na ngayon lang niya napansin. Narinig pa niya ang usapan ni na Emiru at ng senador bago sila tuluyang makasakay. Your friend has a nasty grip, Emiru. My friend is slightly jealous. Of me? Oh! Kung ganun, kailangan ko palang humingi ng paumanhin sa kanya. Baka mabukasan ako ng boto sa darating na eleksyon. Good luck! Nilingon ni Serena ang dalawang nag-uusap para sana sigawan na mali ang iniisip ng mga ito na nagsiselo si Santino sa senador. Pero nakalayo na ang sasakyan nila, ay hawak pa rin ng binata ang kamay niya. Bawal mag-fangirl kay Senator Jamek. Baka mapagkamalan kang stalker ng mga bodyguards niya. Kilala ako ng mga bodyguards niya. Galing sa agency namin ang mga yon. Napansin niyang parang iritado si Santino. What? Gusto ko lang naman itama ang iniisip nila tungkol sa atin. Leave it. Chismis lang naman yun. Hindi tama na mag-isip sila sa ating dalawa. Nainlove pa rin ako sa'yo hanggang ngayon. Gaya ng sabi ko, chismis lang yun, kaya wag mo nang pag-aksayan ang panahon. Okay. Tumahimik na si Serena sa tabi nito at ibinaling ang atensyon sa mga nadadaanan nilang tanawin. Ako na ang kakausap kina Emiru at Senator Jamek kapag nagkita uli kami. Okay. What's with the tone, Serena? Galit ka ba sa akin? No, baka ikaw ang galit sa akin. Hindi niya ito nililingon pa rin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ewan ko, feeling ko lang. Pero kung hindi ka galit, edi hindi. Ma'am, sir, nandito na ho tayo sa cottage ninyo. Anunsyo ng driver nila. Sa tapat ng isang maliit na open garden, huminto ang sasakyan nila kung saan mayroong igloo-type na bahay na tila gawa sa brown clay at Mexican-inspired ang design. Kung hindi lang masama ang mood niya, baka hinila na niya si Santino papasok sa cottage para excited na tanungin kung bakit ganun ang style ng mga cottages doon. Pero walang imik lang siyang bumaba ng service vehicle. Naiwan ang binata sa sasakyan. Magpahinga ka na muna. Mamaya ipapasundo kita sa service para kumain. Hindi ka bababa? Babalikan ko sina Emiru at Senator Jamek. Napakunot-noo lang siya. Nagpatuloy si Santino. Itatama ko ang mali nilang iniisip tungkol sa ating dalawa. Ang sabihin mo, gusto mo lang puntahan ang ex mo. Kaya sumampa uli si Sab sa service vehicle. Sasama ako sa'yo. I'm your bodyguard. Hindi kita pwedeng pabayaan na gumalagala rito ng mag-isa. Private resort ang The Alcove. Walang mangyayaring masama sa akin dito. Hindi tayo nakakasiguro dyan. Malakas itong bumuntong hininga na lang. Tila ba napagod sa kung anong bagay at sumusuko na ngayon? Serena, kailangan muna nating maghiwalay. Please, kahit ngayon lang. Kahit saglit lang. Bakit? Because you're obviously pissed off. No, I'm not. Serena! Don't mind my resting bitch face. This is just my usual work face. Nabubwisit na yata sa kanya si Santino, kaya kumilis na ito para bumaba ng sasakyan. Pero hinawakan siya nito sa kamay at hinila pababa. Hindi siya pinakawalan nito hanggang sa makarating sila sa pinaka-front porch ng cottage. Isinandal siya ng binata sa nakasaradong pinto. At bago pa siya makapag-react ay nakalapit na ito ng husto sa kanya. He was so close. She thought he had become so tall and big that she was not able to think for a second there. Ni hindi niya magawang tumingala para salubungin ang tingin ni Santino. Ewan, pero bigla ay parang umatras ang lahat ng tapang niya sa katawan.
Ramdam din niya ang unti-unting pagkalabog ng dibdib niya. Hindi siya takot. Oh, dear God. This feeling was never about fear. She knew that way too clearly dahil minsan na niyang naramdaman ang ganong klase ng pagtibok ng kanyang puso. At yun ay nung unang panahon na nagmamahal siya ng husto sa mas batang version ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Shit! Hear me out first, Santino. Please, this is for your own good. She could feel his hot breath near her ear. His voice sounded like a whisper. A raspy, sexy whisper. Shit! We might rekindle old flames if we don't separate for a while, Sab. That won't happen. It has started happening, at least for me. Hindi sumagot si Sab. Masyado siyang abala sa kung paano patatahimikin ang puso niyang nag-uumpisa ng maalog sa mga pinagsasasabi ni Santino. I'm sorry if I offended you in front of your former boss. Patuloy nito. Hindi ko lang mapigilang maasar nang makita kong naging magilaw ka kay Senator Jemmick. Samantalang sa buong pagkakataon na magkasama tayo, mula nang magkasama tayo, hindi kita nakitang ganun ang pakikitungo sa akin. Maybe, I was just a little jealous. I'm sorry. Napabuntong hininga na lang ito. Mariin siyang napapikit nang maramdaman na naman ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga at leeg. I think I'm falling for you again, Sarina. Memories of the day he broke her young heart without even saying anything flooded her system and woke her up from that little reverie of hers. Malakas niyang tinulak palayo si Santino. Sasapakin kita para matauhan ka, gusto mo? Sarina! Pwede rin kitang sipain. Pamatay ang sipa ko, lalo na kapag seryoso ako. Alam kong ayaw mo sa mga sinasabi ko. Trust me, ayoko rin itong nararamdaman ko. I don't want to fall in love with you again. But that's not something anyone could easily stop. I don't want to pursue you. Not when I can still remember how hurt you were when we broke up. We didn't broke up. We never broke up. Malakas niya itong tinapik sa braso. Because you left me without saying anything. She didn't see him wince or budge from where he was standing. Pero nag-iwas ito ng tingin na para bang hindi magawang tingnan siya ng diretso sa laki ng kasalanan sa kanya. I could only say sorry for that. Stop saying you're sorry, Santino. Dahil kung talagang nagsisisi ka sa ginawa mo, sana noon pa. Nung araw na basta mo na lang akong iniwan kasama ng babaeng ipinagpalit mo sa akin. I'm sorry. Napayuko na lang ito. I'm really sorry, Sarina. Tama yan. Maging miserable ka dahil sa ginawa mo sa akin noon. Dapat ay maging masaya na siya na makita itong lugmok na ngayon sa pagsisisi. Yun ang lagi niyang pangarap noon na makita kung sakaling mag-cross nga uli ang mga landas nila. Pero ngayong natupad na ang pangarap niya, bakit parang mas nasasaktan pa siya? All this time, was she still hurting because of him? And the reason she was still hurting, was it because she was still in love with him? Hindi na niya tiningnan pa si Santino nang kumilos ito para ilapag ang susi ng cottage sa ibabaw ng misita sa tabi. Magpahinga ka na muna. Tumawag ka na lang sa reception area kapag may kailangan ka o kung gusto mong magpasundo rito. At ihanap mo na rin ako ng ibang pwede mong maging kapalit bilang bodyguard ko. Babayaran ko ang lahat ng ibibigay ninyong penalty fee sa pagbawi ko sa kontrata ko sa agency ninyo. Tinalikuran na siya nito at diretsyong lumabas ng bakuran patungo sa naghihintay na service vehicle. Hindi na talaga siya nilingon hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Ilang sandali pang nanatili si Sab sa kinatatayuan habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Inaalo rin niya ang puso na walang magawa kundi patuloy na magmahal sa taong hindi naman karapat-dapat sa pagmamahal na yun. Yup, it was true. She was still in love with him. Still loving him after all these years and after all those heartaches he had given her. Hindi niya alam kung martir ba siya o dakilang tanga lang talaga. But it's okay. You'll be fine. Tinapik-tapik niya ang tapat ng dibdib. You'll be fine. Matatag siya. Sanay na siya sa mga ganoong dagok sa buhay. Sisiyaw na lang ang mabigo sa ikalawang pagkakataon sa parehong tao na nagwasak na sa puso niya noon. Walang kadala-dala kasing magmahal, kaya magtiis siya. Nagising si Sarina sa malambot at komportabling kama na hindi sa kanya. Mabilis siyang bumangon at agad naging alerto sa paligid. She took in the sight of the big Mexican hat displayed on one of the white walls and noticed other things that reminded her of Mexico. Doon lang siya unti-unting nahimasmasan. The Alcove Resort, sambit niya nang makita ang tatak ng resort sa disposable slippers sa ibaba ng kama. Sinulyapan niya ang rilong pambisig. Mag-aalas tres na ng hapon. Mahigit 3 oras na din pala ako nakatulog. Salamat sa kaaya-ayang temperatura sa loob ng cottage.
mahimbing na nakatulog si Sarina. Usually kasi kapag ganong nasa duty, hindi talaga siya natutulog. Kaya naman stricto siya sa pagtulog sa gabi. Kailangang sapat talaga para lagi siyang alerto sa trabaho. But it was nice to sleep in the day from time to time. Namiss ko ng konti, sambit niya nang maglakad palabas ng silid. Automatic na hinanap ng mga mata niya ang presensya ni Santino. Pero mukhang hindi pa ito nakakabalik mula nang umalis kanina. Naalala na naman niya ang dahilan kung bakit nakatulog siya nang may sama ng loob. Pero imbis na lulurin ang sarili sa nararamdaman, mas pinili niyang pakinggan ang kumakalam na sigmura. Lumabas siya ng kwarto para tawagan ang reception area at nang masundo na siya ron ang service vehicle ng resort at makapagtanong na rin kung saan pwedeng makakain. Habang hinihintay ang kanyang sundo, nagtungo na muna siya sa pinakalikod ng bahay kung saan may maiksing hagdan patungo sa pinaka-beach ng resort. And what a view it was! The whitish beach sand with the lush green coconut trees and flowering bougainvillea plants were in full contrast against the bright blue of the water and the clear sky. Napaka-relaxing ng panawin, lalo na at sinasabayan yon ng masuyong pagdampi ng hangin sa kanyang balat. Parang ang sarap tuloy magtatakbo sa dagat at lumublob sa tubig kahit naka-t-shirt at maong pants pa siya. Napaka-relaxing ng lahat ng bagay na naroon. Sarina, I think I'm falling in love with you again. I don't want to fall in love with you again. Eddie, wow! Sambit niya. Saka nagpa siyang salubungin na lang ang service vehicle na susundo sa kanya. Paglabas ng cottage, nakita ni Sarina ang tatlong lalaki sa kabilang panig ng pathwalk na yon. May mga suot na malalapad na straw hat at hand gloves habang dinadampot gamit ang hawak na mahahabang metal thongs ang mga nadadaan ng mga tuyong dahon na inilalagay sa bitbit ng mga sako. Okay tong get-together ngayon ni Drake ha? Ginawa tayong participant sa resort cleanup drive niya kahit hindi naman tayo nag-volunteer. Hindi tuloy ako makapaniwala na mamimiss ko bigla ang apat na sulok ng opisina ko sa Tokyo. Ako, nag-volunteer. Wika ng lalaking nakasquat sa harap ng isang halaman at may kung anong binubunot sa ilalim nun. May kagat itong sigarilyo na walang sindi sa gilid ng mga labi. Ako rin na nagpresinta kay Trax na sumama sa pagbo-volunteer ko kahit ayaw niya. Kaibigan, napakaganda ng iyong adhikain na maging bahagi ng pagpapanatili sa ating kalikasan. Datapwat may kaunti lamang pagkakamali sa iyong ginagawa ngayon. Keigo, pagsabihan mo tong si Jampong na umayos sa mga sinasabi niya, ganitong hindi ako makapagsindi ng sigarilyo ko. Halaman na daw kasi ang binubunot mo, Avex. Ha? Eh, damo naman lahat to sa paningin ko. At basta na lang itinapon ni Avex ang binunot ng mga maliliit na tubo ng halaman. Bumagsak yun sa paanan ni Sarina. Doon lang din siya napansin ng tatlo. Konbanwa! Nakangiting bati sa kanya ni Keigo. Nakakaistorbo ba kami? Pasensya na, maingay talaga tong mga kasama ko. Bago pa makasagot si Sarina, ay inulan na si Keigo ng binunot na damo ng mga kasama nito. Hindi ka naman Pinoy, Keigo. Lumayas ka nga sa bansa ko. Ikaw ay isang napakalaking kahihiyan bilang isang dayuhan sa bayan kong sinisinta. Keigo, shh! Sinipa at kinirati lang ni Keigo ang mga damo. Pagkatapos ay isa-isa rin yung dinampot para ilag... Two foreigners who looked like they belonged to an elite group of businessmen and one of the famous genius musicians of the country. Naalala rin ni Sarina si Senator Jamik at ang doktor na si Emiru sa reception area ng resort kanina. Bigatin pala ang mga koneksyon ni Santino. Isa ba kayo sa mga kaibigan ni Dr. Emiru Valdepeñas? Opo, sagot ni Chris, who was obviously Korean. Medyo, sagot ni Keigo na mukhang Hapon. Pag-iisipan ko, sagot ni Avex, isang ubod na talentadong Pinoy. Ikaw ang babae ni Dr. Kwakwak? Ha? Boyfriend mo ba si Emiru? Paglilinaw ni Keigo. Ah, no! I'm Santino Sandoval's bodyguard. Who? Si Santino, kaibigan ni Dr. Emiru. Siya ang nagsuggest na magbakasyon dito sandali ang amo ko. Halatang hindi masyadong naniniwala ang mga ito tungkol sa pagiging bodyguard niya. It's a long story. Ah, may malapit bang makakainan dito? Nagugutom na kasi ko. Baka hindi ko na mahintay ang service vehicle na pinatawag ko. Malayo ang kinaroroonan ng iyong hinahanap, Binibini. Kaya makabubuti, nahintayin mo na lamang ang pagdating ng iyong sundo. Nawi-weirdan na talaga siya sa paraan ng pananalita ng Koreano. At the same time, natutuwa rin dahil gamit na gamit ito ang malalalim na wikang Tagalog. Hindi ko yata nakikita na kasama mo ang amo mo, wika ni Keigo. Aalis ka nang wala siya? He's not with me. Iniwan lang niya ako rito kanina para makapagpahinga. Bodyguard ka na wala sa tabi ang binabantayan mo? Tanong ni Avex. Avex, chill. Hindi natin alam ang istorya ng buhay nila. Anyway,
Miss, kung hinahanap mo ang amo mo, andun siya sa cafeteria. May narinig kasi ako ron kanina na nagkukwento tungkol sa bodyguard niya. Sa tingin ko, nandun pa siya hanggang ngayon. Ah, that guy! I saw him too, sabi ni Chris na matatas rin pala sa wikang Ingles. He's been cooking at the cafeteria kitchen. I liked what he prepared. It's good. I think he's trying to impress the woman he's with. Woman? Kunot noon niyang tanong. He's with a woman? Si Claire kaya ang tinutukoy ng Koreanong to? Yeah, the woman who was already engaged to Gabriel, sabi ni Avex na nag-uumpisa na uling magbunot ng damo. Gabriel being engaged, that's even weirder. Oo nga, paano yung nag-propose? Di ba pipi yun? Pwede ba pakisabi sa driver ng service vehicle na darating dito kapag naabutan pa nila kayo na nauna na akong nagpunta sa cafeteria? Tumangulang ang mga ito. Salamat! Saan ba ang papunta cafeteria? Sabay-sabay na itinuro ng mga ito gamit ang hawak ng mga metal thongs ang direksyon. Nagmamadali nang naglakad si Sarina. Madali lang din namang makita yon dahil may mga signpost naman sa iba't ibang bahagi ng resort. Pagpasok ay agad niyang nakita ang hinahanap dahil wala namang masyadong tao ron. May kausap nga itong babae sa mesa na may nakahayang iba't ibang putahe at magiliw na ipinapakilala ni Santi. Kumulo ang tiyan niya kasabay ng tila pag-aalburuto ng kalooban niya. Lalo na nang mapagmasdan ng babae. She was beautiful, very feminine with her long straight hair, slender body, and gentle-looking gestures. She even had a pretty smile. She's very much engaged too. Stupid Santino. Gusto ba uli nitong masaksak dahil sa ginagawa nito ngayon na pakikipaglapit sa ex-girlfriend nitong may iba ng kasintahan? Nag-angat ng tingin si Santino at doon lang siya nito nakita. His smile slowly faded as he continued to watch her. Napalingon din sa kanya ang kasama nitong babae. Ang babaeng muntik na nitong pakasalan noon. Sarina ignored those prickling pain in her heart and went over to him. Pwede tayong mag-usap sandali, Santino? In private? Hindi na niya hinintay na sumagot ang binata at nauna na uli siyang lumabas ng cafeteria. Sumunod naman ito agad. What were you thinking? Hindi ba't sinabi na ni Emiru na engaged na ang ex mong yun? Bakit lumalapit ka pa rin sa kanya? Hindi ka pa nadala sa muntik nang nangyari sa'yo doon sa bahay ni Angeline? At yung injury mo? God knows kung gawa rin niya ng isa sa mga lalaki ng mga naging ex mo. Ano? Naghahanap ka ba talaga ng sakit ng katawan? Sabihin mo na lang at ako na lang ang gugulpi sa'yo. Claire and I were just having a casual conversation, Sarina. And the way he sweetly calls the woman's name. Casual, formal, whatever. The fact that you two were once lovers and now she's engaged. Gulo na naman yung ginagawa mong pakikipaglapit sa kanya, Santino. At kaya nga nandito tayo ngayon sa resort na to ay para ilayo ka sa mga ganitong sitwasyon. Tapos ikaw, alam ng fiancé niya na magkausap kami ngayon. Kahit na! Hindi na naiwasan ni Sarina na magtaas ng boses. Malay mo naman na nagsiselos na pala ang fiancé niya at hindi lang nagsasalita. Hindi ka ba talaga marunong makaramdam kapag may nasasaktan ka na? Paano kung bigla na lang mag-snap yung fiancé noon at saksakin ka sa likod? Tapos tatawa-tawa ka pa rito kasama ang ex mong baliw. That's enough, Sarina. May diin na ang boses ni Santino. No! Hindi ako titigil hanggat hindi pumapasok dyan sa ulo mo na may iba ng mahal ang fiancé mo. She's not yours anymore, Santino. Kung ang ex gusto mong mag-apologize sa kanya sa ginawa mong pakikipaghiwalay noon, she's the one who broke our engagement, sansala ni Santino, because she fell for someone else. Malungkot ang boses nito. Sarap sampalin sa ears. Kaya ngayon, umaasa kang pwede ka ngayong makipagbalikan dahil lang kinausap kanya uli, ganun. Her fiancé just told her he wanted to postpone their wedding. Gusto ko lang siyang samahan sandali at pasayahin kahit paano. That's not your obligation. She's not your woman anymore, Santino. And you're just a bodyguard, Sarina. Know your place. Ow, that hurts. Big time. Ilang saglit tuloy siyang hindi nakapagsalita. When she spoke again, her voice was calmer, but a little shaky. I'm sorry. I was out of line. Bumalik ka na sa kanya. Pasensya na sa istorbo. She slightly cleared her throat. I'll stay close to secure your safety, but I'll give you enough space. You're not my bodyguard anymore. Remember, you don't have to stay. Fine. Kung ganun, babalik na ako ng Maynila. Pero kakain muna ako. Sab, don't worry. Mabilis lang akong kakain. Iniwan na niya si Santi at pumasok na uli siya sa cafeteria para umorder ng pagkain. Nang maalala niya ang mga sinabi ni Santino. You don't have to stay. Ah, miss, pakicancel na lang pala yung order ko. Nagbago ng isip ko eh. Pasensya na. Kumain ka. Nagugutom ka, sabi mo, hindi ba? Nasa likuran na pala niya si Santino. Ako na magbabayad. May pambayad ako.
Anyway, hindi na pala ako nagugutom. Nalipasan na siguro ako. Excuse me. She tried walking past him, but he caught her arm. I should not have said those words. Tumango lang siya nang hindi ito nililingon. Saka kumawala na sa pagkakahawak nito at dumiretso ng lakad palabas ng cafeteria. Hindi na alam ni Sarina kung saan na siya nakarating mula nang umalis ng cafeteria. Basta naglakad na lang siya ng naglakad para lang makalayo agad dun. Ayaw niyang tumigil sa pagkilos at baka tuluyan nang kumawala ang pinipigilan niyang emosyon. Oo, masakit ang puso niya. Parang kinukurot ng pino. At minsan na niyang naramdaman yun ng araw na makitang naglalakad palayo sa kanya si Santino kasama ang ibang babae. Ngayon ay eto na naman siya. Wala na silang relasyon pero ganun pa rin ang nararamdaman niya nang makita ito na kasama ang dating kasintahan. Yun siguro ang dahilan kung bakit nawala siya sa sarili kanina at ganun na lang niya pinagsalitaan si Santino. Sarina got jealous as hell. Idagdag pa yung sama ng loob niya nang iwan siya nito kanina pagkatapos sabihin na nai-inlove na naman ito sa kanya. Pero hindi nga pwede. Talk about miserable love life. Huminto siya sa paglalakad. Hindi yun ang dinaanan niya kaninang manggaling ng cottage. Naligaw na yata siya. Ah, whatever. Bahala na kung saan siya makarating. Basta kailangan niyang maglakad ng maglakad. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang makarating sa isang lugar kung saan pwede niyang halungkatin ang lahat ng nararamdaman ng walang nakakakita sa kanya. Hanggang sa marinig niya ang mga hampas ng alon. Nakita rin niya ang hilera ng mga puno ng nyog gaya ng nakita niya mula sa likuran ng cottage nila. Kung ganun, malapit na siya sa dalampasigan. Naglakad pa siya ng naglakad sa pagitan ng mga nagtatayugang mga puno at nagkalat ng mga halaman at halamang namumulaklak. Ilang sandali pa ay bumungad na sa kanya ang puting buhangin at asul na dagat. She felt like she stepped inside a postcard. Pero imbis na matuwa, ay parang gusto pa niyang maiyak. No! Tumingala si Sarina at suminghot para wala ni isang patak ng luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Don't you dare, tears! Don't you dare! And you're just a bodyguard, Sarina. Know your place. Ah! Impit na siyang napamura habang pinapalis ang mga umalpas niyang luha. No, 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 no! Shit talaga, walang iyan na puso. Nasaktan na nga, hindi pa tumigil. Ganun ba talaga magmahal ang totoo? Nagiging martir na wala na sa lugar. Nakakamatay ang maging consistent sa katangahan sa pag-ibig, ha? Immortal yata siya, dahil hanggang ngayon ay buhay pa siya. Tinawanan na lang niya ang sariling kagagahan habang marahas pa rin pinapalis ang mga luha na walang patid sa pagdaloy sa kanyang pisngi. Tumigil ka na! Impit pa siyang napahikbi na naging dahilan lang para magtuloy-tuloy palalo ang pagluha niya. Ano ba? Kaya tumakbo na lang si Sarina sa dagat at inilublob ang sarili sa tubig. Sinubukan niyang dumilat sa tubig para sana hugasan ang kanyang mga luha. Pero lintik, mas naiyak lang siya dahil hindi nakayanan ng mga mata niya ang alat ng tubig. Kaya mariin na lang siyang pumikit at nanatiling nakalubog sa tubig, holding her breath as long as she could, hoping that when she finally put her head again above the water, things would finally be okay. As if sambit ng munting tinig sa isip niya. Pag-ahon niya, surprise! Those stupid feelings were still there. She screamed in frustration and smashed the water as she ran to the beach and dropped her body on the sand. Doon ay muli siyang nagwala hanggang sa napagod na lang siya sa kakagulong sa buhangin. Hinihingala siya ng tumitig sa maliwalas na kalangitan habang bumabalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Santi. I think I'm falling for you again. I don't want to fall in love with you again. She's the one who broke up our engagement because she fell for someone else. You're just a bodyguard. Know your place. Naramdaman na naman ni Sarina ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang muka. Itinakip niya ang isang braso sa nakapikit niyang mga mata at hinayaan lang na makawala ang mga luha niyang hindi na mapigilan sa pag-agos. I'm hungry. Pumiyok pa ang boses niya dahil sa matinding emosyong nararamdaman. I hate you. May narinig siyang mga boses na papalapit. Makikita siya ng mga ito na umiiyak at malalaman yun ni Santino. No way. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa sa harap ng lalaking yun. Is she dead? No, sagot ni Sarina. Narinig pa niyang impit na nagsigawan ang apat na lalaki na nakatayo di kalayuan sa kanya. Iiwas na sana siya ng tingin para maitago kung sakaling namumugto ang mga mata niya. Pero nakita niya ang kabuuan ng mga ito. Gaya ng tatlong nakausap niya sa tapat ng cottage kanina, may suot ding wide-brimmed hat ang mga ito. May hawak na metal thongs at may hila-hilang mga sako. Mukhang sa tabing dagat naman ang area na nililinisan ng apat na lalaki.
Are you really okay? Akala namin patay ka na. Nakita ka kasi namin nangingisay kanina. Nagpatawag na nga kami ng paramedics. I'm fine. Tatayo na sana si Sarina nang sunod niyang marinig ang boses ni Santino. Palapit na rin ito sa kanya. Mabilis uli siyang bumulagta sa buhangin. Pwede bang huwag niyong sabihin sa sumisigaw na lalaking yun ang mga nakita niyo kanina? Bakit? Basta, ayoko na muna makipag-usap sa kanya. Pare, may LG, huwag tayo makialam. Maglinis na lang tayo ng mga invisible na kalat dito sa beach. Sarina! Pumikit na muli siya nang marinig na naman ang boses ni Santino at hindi na siya kumilos sa kinahihigaan. She felt Santino leaning beside her. Sarina! Oh my God! What happened? He lightly tapped her cheeks. Sab, gumising ka! Gumising ka! Damn it! Narinig niya ang sagot ng mga lalaking unang dumating. I-mouth-to-mouth resuscitation mo na. Oo nga, baka matuluyan pa yan. Kanina pa nga siya hindi humihinga. Gusto nang bumangon ni Sarina para paluin ng metal thong sa mga ito. Manahimik kayo! Huwag niyong palalain ang sitwasyon! Oh God! Sarina, hang in there! Patuloy si Santi sa pagtapik sa kanyang mga pisngi. Stay with me! Stay with me! Tumawag kayo ng ambulansya! 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 Ha! What the hell are you all doing? Tumawag sabi kayo ng ambulansya! Under my ambulansya, siya, siya, under my ambulansya. May kumanta pa talaga sa tono ng umbrella ni Rihanna. Hindi na natagalan ni Sarina ang naririnig, kaya impit na siyang natawa. Sarina? Mukhang nabuking na siya ni Santino, pero hindi pa rin siya nagmumulat ng mga mata. Alam kasi niyang namumugto pa rin ang mga yun dahil sa kakaiyak niya. No way she was going to let him know she had been crying. Narinig niyang napabuntong hininga na lang ang binata na parang nabunutan ito ng tinik sa dibdib. Bumangon ka na riyan bago ka pa mapirito sa araw. Hindi siya kumilos. I think she's dying, man. Do something, man. Save her, man! Ano daw? Sarina felt something pinch her nose. Nang magmulat siya ng mga mata, huli na para umiwas. Nailapat na ni Santino ang mga labi nito sa mga labi niya. She was stunned. It was short, but nonetheless, it was warm and sweet. At tila naging sapat na yun para saglit na mabura ang lahat ng hinanakit niya sa buhay. Parang bigla rin niyang nakalimutan na isa pala siyang strong, independent woman. For a moment there, all she ever wanted was to be in the arms of the man she ever loved. Her dearest one. Kahit nakalayo na sa kanya si Santino, nanatili lang siyang nakahiga pa rin sa buhanginan at nakatitig lang dito na nakatunghay pa rin sa kanya ngayon. Hanggang sa marinig niya ang palakpakan ng mga naging audience nila. Kahanga-hanga! Isa kang tunay na Hokage kung sino ka man! Nakaupo si Sarina sa katawan ng isang patay na puno na mukhang na-wash out lang sa dalampasigan na yon. Advocate yata ni Mother Nature ang may-ari ng resort kaya imbis na itapon o gawing panggatong sa bonfire, ay ginawa na lang yon upuan sa ilalim ng lilim ng mga puno ng nyog para sa mga guests. Para may mauupuan ang mga ito kapag tinamad ng magpunta sa parte ng resort kung saan naroon ang mga upuan at beach umbrellas na medyo malayo sa pinaka-beachfront. Which was quite nice, actually. Wala kasing istorbo sa natural beauty ng dalampasigan. Inayos ni Sarina ang beach towel na ibinalot sa katawan. Dala yon ang tauhan ng resort na ipinatawag ni Santino kanina para mag-set up ng table ng pagkain na nilalantakan na niya ngayon. Hindi na niya natanggihan ang pagkain dahil talagang nagugutom na siya. Isa pa, kailangan niya ng distraction para maibaling ang atensyon niya mula sa mga nangyari kanina sa tabing dagat. Yes, that mouth-to-mouth resuscitation thing. It must have been nice growing up with this bunch. Wika ni Santino maya-maya. Nakakabilib talaga ang barkadahan nila. Mula high school hanggang ngayon, matatag pa rin. Ngumunguya pa ng pagkain si Sarina nang sundan ng tingin ang tinatanaw ni Santi sa dalampasigan. Ang apat na kurimaw na dahilan kung bakit nangyari ang kissing scene nila ng binata kanina ang tinutukoy nito. Bagya lang siyang nasa mid na agad lang niyang ininuman ng tubig bago muling binalikan ang pagkain. Akala ko mga kaibigan mo sila. Si Emiru lang ang kakilala ko talaga. Ninong ko kasi ang tatay niya at sabay din kaming lumaki since magkapit-bahay kami sa isang subdivision bago sila lumipat ng mag-high school siya. We met again at a hospital where Ate Tin gave birth to Enrico. During those times, naghahanap pa kami ng bagong company doctor dahil nagretiro na ang company doctor namin. Nag-volunteer siya dahil gusto rin niyang may iba naman daw siya mapuntahan kapag nababato na siya sa ospital nila na halos walking distance lang naman sa gusali namin. Kaya siya nakarating sa kumpanya ninyo. Tumango lang ito. You look like you belong to the group though. Dahil sa business accomplishments ko? Oo. Thought it was because of my good looks. Natatawa nitong sambit. That too, and the body factor as well.
Naisubo na niya ang piraso ng pork barbecue nang mapansin na nakatingin sa kanya si Santino. Then she realized what she just said. Shit! Niluwa tuloy niya nang wala sa oras ang karne. Sorry. Don't spit it out. Masasayang. Marami nagugutom na tao sa mundo, remember? Hinigop uli ni Sarina ang karne na nakalambitin lang naman sa bibig niya. Thank you, Jesus. You like it? Tumango lang siya. Food really made her feel better every time. Magaling na nakuha nilang chef dito. Ako nagluto ng mga yan. Hmm? Ibinapatikim ko lang kay Claire ang lasa ng mga niluto ko nang makita mo kami kanina. I just wanted to make sure if the food I cooked would taste good enough for you. Saglit siyang natahimik. Thank you. I still want to take care of you, whether I want to fall in love with you again or not. Inisahang subo ni Sarina ang malaking piraso ng hipon na sahog ng seafood pasta sa harapan niya. Can I ask you something? About what? Why did you leave me back then? Hindi sumagot si Santino, kaya nagpatuloy si Sarina habang umunguya pa rin. Alam mo, okay lang naman na hiwalayan mo ko pero sana nagsabi ka. Sana kinausap mo ko ng maayos para naman hindi ako nagmukhang tanga na nakatingin lang sa inyo ng babaeng yun habang naglalakad kayo palayo. Napabuntong hininga na lang siya. I tried my best for you, you know. Dahil para sa akin, ikaw ang pinaka-the best guy sa university natin. Ayokong masabihan na sa gwapo mong yun at sa estado mo sa buhay, sa isang simple, plain at boring na gaya ko lang ikaw napupunta. Kaya nga pinilit kong magbago para maging bagay naman ako sa'yo. Kahit nga ilang beses mong sinabi noon na nagugustuhan mo ko dahil sa mga katangian kong yon. Kaya nagtataka ako kung bakit ganun ang naging pagtrato mo sa akin sa huli. Kung bakit lumayo ka pa rin kahit nakita mo naman ako nakatingin sa inyo ng babaeng yun. You just walked away. As if I was just a bystander who happened to have an accidental eye contact with you. I mean, I was your girlfriend, right? So why? Sumasakit ang panga ni Sarina sa pangnguya ng pagkain. Pero hindi niya yung tinigilan. Kailangan lang talaga niya ng distraction. Her name's Maureen. Santi sighed and leaned back on his seat as he stared at the blue ocean in front of them. She's the second girl who told me she'd kill herself if I didn't get back with her. The first girl, Lisa, she died 2 years before I met Maureen. She was my first girlfriend. Kulang ang salitang gulat kay Sarina sa mga narinig. Tuluyan na niyang nakalimutan ang pagkain. Matagal ako nalunod sa depresyon dahil sa nangyari kay Lisa. Kaya halos 5 taon din bago ko nagawang makipagrelasyon uli. That's when I met Maureen. That time, siniguro kong hindi na mangyayari kay Maureen ang ginawa ni Lisa dahil alam kong matatag na babae si Maureen. She never demanded anything that I didn't want to give. She never asked anything that I couldn't give. Ni hindi siya nagpakita ng kahit na anong klase ng pagsiselos dahil para sa kanya, sapat na raw na security sa kanya na mahal ko siya. Yung pagpili ko na maging kasintahan siya. Ganun din naman ako sa kanya. But don't get me wrong, I loved her then. Minahal ko talaga siya sa paraan na alam ko. Kaya nga nang makilala kita at magkaroon ako ng ibang nararamdaman para sa'yo, naisip kong makipaghiwalay na lang sa kanya, imbes na magpatuloy sa relasyon na iba naman na ang hinahanap ng puso ko. Ayokong maging unfair sa kanya at ayoko rin siyang lokohin. Naging maayos naman ang pag-uusap namin nang makipaghiwalay ako sa kanya. Kaya akala ko okay na ang lahat ng ligawan kita. Pero ilang buwan lang ang lumipas nang mag-umpisa uli siyang magparamdam sa akin, asking if I could give our relationship another chance. Almost 2 months na tayong magkasintahan noon at ayokong sirain ang naumpisahan na natin dahil masaya at kontento na ako sa relasyon natin. Pero nagbanta siyang magpapakamatay kapag hindi mo siya binalikan. Marahan itong tumango. Malaki na ang pinagbago niya. Wala na ang matapang at independent girl na minahal ko. The girl in front of me that time when you saw us reminded me so much of Lisa the day we broke up. I was scared. So scared that someone would die again because of me. Napayuko na lang ito. Tila ba pasan na ni Santi ang daigdig sa nakikita niyang hitsura nito ngayon. He must have suffered so much. Pero gusto man niyang damayan ito, nakikipagsabayan din kasi sa nararamdaman niya ang mga hinanakit ng puso. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan nun? Sana na pag-usapan natin at sabay tayong naghanap ng solusyon sa problemang yun. Hindi yung basta mo na lang ako tinalikuran at iniwan ng walang sabi-sabi. Dahil alam ko, sigurado ako, na hindi ko na magagawang balikan si Maureen kapag narinig ko ang boses mo ng araw na yun. God only knows how much I wanted to be with you. Dahil ikaw lang ang babaeng minahal ko ng higit sa kahit na sinong babaeng nakarelasyon ko. Sinasabi mo yan, pero ni minsan ay hindi mo man naisip na posibleng gawin ko rin ang ginawa ni na Maureen at Lisa?
Halos 2 buwan pa lang ang relasyon natin nun. Inisip ko na hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman mo sa akin. Nasasayangin mo ang buhay mo para lang sa isang relasyon na hindi pa naman nagtatagal. At sa isang walang kwentang lalaking gaya ko. Inisip mong hindi ako gaanong masasaktan sa ginawa mo dahil hindi pa tayo ganun katagal na magkasintahan? Hindi sumagot si Santi. Tanda ng pag-amin. Gusto niya tong batuhin ng barbecue stick? But he looked so down, so guilty, that she was also having a hard time hating him for the pains he caused her poor, poor heart. Isa pa, bata pa ito noon. At dahil na rin sa naranasan siguro nitong trauma sa pagkamatay ng unang kasintahan, ginawa lang nito ang sa tingin nitong tama noon para wala na uling buhay ang mawala ng dahil dito. He just wanted to save someone who was on the verge of losing a life that time. Isa pa, totoo naman na hindi niya sasayangin ang sariling buhay dahil lang sa isang kabiguan. Although, hindi rin niya pwedeng isantabi ang sobrang hinanakit na dinanas niya noon. But she was still alive, right? And so was Maureen, thanks to the risk and sacrifices this man made back then. Hinila ni Sarina ang plato ng pasta dish sa harapan niya at yun naman ang nilantakan. Nasulyapan pa niya saglit ang munting ngiti ni Santi bago siya nagpakalunod uli sa pagkain. Madaldal ka pa rin kapag kumakain ka. Kaya lagi mo kong inaalaya ng pagkain kapag nababadrip ako sa'yo noon. Yun lang kasi ang paraan para kausapin muli ako. Sarina could only agree. Ewan din niya kung bakit dumudulas ang dila niya kapag may kaharap na pagkain. Gayunpaman, salamat sa ugali niyang yun kaya ngayon ay nakapag-usap na rin sila sa wakas ni Santi tungkol sa kanilang nakaraan. Kumusta na pala si Maureen? Hindi kayo nagkatuluyan since single ka pa rin hanggang ngayon. Hindi rin naman kasi nagtagal ang pagbabalikan namin dahil dinala siya ng pamilya niya sa US. She was suffering from mental and emotional stress and she was breaking down then, according to her family. Kaya bago pa raw lumala ang lagay niya, naganap na sila ng pwedeng makatulong sa lagay ni Maureen sa ibang bansa. Buti pumayag si Maureen. I mean, bago pa lang kayo nagkakabalikan nun, di ba? It was her family's decision. Aware kasi sila sa kondisyon ni Maureen. At ayaw daw nilang maging fully independent sa akin ang anak nila emotionally. I guess pinilit lang nila si Maureen kaya wala na rin siyang nagawa. Mahina itong napabuntong hininga. Her family apologized. Tumangutangu lang si Sarina. Kung ganun lang pala kaiksi ang panahon na nagkabalikan kayo, bakit hindi mo ko binalikan? Because I can't stay for you. You don't deserve a man like me. At natakot din ako na baka mangyari din sa'yo ang mga pinagdaanan ni Maureen at Lisa kung sakaling binalikan kita. At nagkataon na nagkagusto na naman ako sa ibang babae at kakailanganin kong iwan ka na naman. I may be a jerk, but I'm not heartless. And I loved you so much. I didn't want to hurt you even more than I already did the first time I walked away from you. Oo, pero ilang babae naman ang naging girlfriends mo pagkatapos? It's been years before I even tried stepping out of my shell after that last incident with Maureen, and I've been fighting off the demon since then. Marahan itong umiling-iling. I don't want to get stuck in my ugly past. I want to be free, so I set myself free. Hindi ka na natatakot na baka may mga babae na naman na magaya sa nangyari kina Maureen at Lisa? Lagi ko namang sinisigurong hindi sila masyadong magiging attached sa akin, at least not emotionally. Then I don't think you're fully free from your demon, Santino. The way I see it, you're still scared and that's why you couldn't and wouldn't commit totally on a relationship. Halatang medyo nagulat si Santi sa mga sinabi niya. At para bang dun lang nito na pag-isip-isip ang ilang mga importanteng bagay sa buhay nito na nakaligtaan nito. Nginuya-nguya niya ang hipon at mushroom na sahog ng kinakain niyang pasta dish bago muling nagsalita. You know what I think? Dapat ako muna ang pinuntahan mo para harapin ang isa sa mga demons mo bago ka sumabak sa relationships primo. Mukha kasing hindi ka naka-move on sa guilt ng ginawa mo sa akin noon, kaya parang takot ka pa rin makipagrelasyon kahit ilang babae na ang dumaan sa buhay mo. It showed when you told me earlier that you don't wanna fall in love with me again. Dumampot uli siya ng pork barbecue, at yun uli ang nilantakan. In any case, ngayong nag-cross na uli ang mga landas natin, tingin ko ay makakapag-umpisa ka ng kumawala sa nakaraan mo. Because I won't be falling for you again. Kaya tama lang din ang desisyon mong wag nang i-pursue kung ano man yung nararamdaman mo na naman para sa akin. Although, kung magkakatotoo man yan, wala ka pa rin magiging problema dahil hindi ako kagaya o magiging kagaya ng mga babaeng dumaan at dadaan pa sa buhay mo. I'm too old to waste my life for a love that wouldn't stay for me. Ang daming lalaki sa mundo. Bakit ako magmumukmok dahil sa isa? Kung ganun, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin nagiging boyfriend mula nang magkahiwalay tayo?
Sino naman nagsabing hindi ako nagka-boyfriend mula nang mag-break tayo? Hindi uli nakasagot si Santi. Pero napansin ni Sab ang kakaibang reaksyon sa mukha nito. Bakit may violent reaction ka? Hindi pa rin ito sumagot at ibinaling na lang uli sa malawak na karagatan ang atensyon. Sana maging good sign ako sa'yo in regards sa mga susunod mong makakarelasyon na hindi lahat ay mawawala ng direksyon sa buhay kapag binahal ka nila. Just look at Angeline. Siya man ay naka-move on din ng maayos, hindi ba? Kaya sana, huwag ka nang matakot uli na mag-commit sa susunod na magmahal ka. It's time to finally let go of your past and be brave enough to love again with all your might, Santino. That's my wish for you. You're a good person and you also deserve to freely love once again. Malakas na siyang napabuntong hininga. Saka binitawan na ang hawak na barbecue stick. Tingin ko busog na ako. Salamat sa libreng pagkain. Tumayo na siya. Saka inayos ang nakabalabal na tawel sa katawan. Pagpapalit na ako ng damit sa cottage. Nilalamig na kasi ko. Tumango si Santi na bahagya lang siyang nilingon bago muling itinutok sa karagatan ang atensyon. Naglakad na rin siya palayo bago pa magbago ang isip niya dahil sa tila pagre-rebelde ng puso niyang pasaway. We need to let him go so he could completely heal himself, heart. Whatever we're feeling now, let's just suck it in. Sanay naman tayo sa ganyan. Ilang taon na natin itong ginagawa. What's a few years more of doing it, right? Chicken! At least you got that kiss from him. Pwede na yung souvenir para sa araw na muli mong pagbitiw sa isang pag-ibig na mahirap makamit. Check out na kayo, ma'am? Oo, change of schedule. May kailangan pa ba akong pirmahan o bayaran? Uy, aalis ka na? Si Everly ang nalingunan ni Sarina na nasa kabilang dulo ng reception desk. At nandito ka pa rin. Wika niya. Sana hindi ako ang inaabangan mo rito. Hindi naman. Check out na rin ako. Hindi na kasi pumayag si Dominic na i-extend ang stay ko rito ngayon. Nabuisit yata sa akin nang hindi sagutin ng crush niya yung phone call niya. Mukha namang hindi nakikisimpat siya si Everly sa kinahinatna ng phone call ni Dominic dahil nakangisi pa to. Uy, bakit nga palang aga mong mag-check out? Ilang oras pa lang kayo rito ng amo mong ex-BF mo ah. He's not my boss anymore. Cancel na ang kontrata namin. Siya mismo nag-cancela. Wala naman akong gagawin pa rito kaya babalik na ako na Malina para magpahinga sandali bago kumuha uli ng panibagong assignment. Sayang naman! Bala ko pa naman sanang gumawa ng nobela na base sa inyo ng amo mo. Who dared to make one of my precious writers sad? Tanong ng babae na kararating lang sa reception desk. Mukhang ito ang amo ni Everly. At ano yung narinig kong basta ka nalang na idinispatcha ng kliyente mo? Tanong nito kay Sarina. That's not right. May kontrata kayong pinirmahan. Bakit basta na lang niya yung kakansilahin? Did you do something wrong? No, ma'am. Then sue her. Him, boss. Lalaki ang kliyente niya. Bodyguard client sila. Former lovers too. Sagot ni Everly. Mag-ex? Malabong usapan kung ganun. Ay, ano ba naman kayong mga kapatiran ko sa angkan ni Eva? Don't you know that you should never make any business deals with your ex-lovers? Lalo na kung in love ka pa rin sa kanya. I'm not in love with him. Pagtatama ni Sarina. He's in love with you though, singit ni Everly. Na-interview ko siya saglit kanina eh. So, if he's still in love with her, why is he kicking her out of his life? Yan din ang katanungan gusto kong malaman ng kasagutan, boss. Nabaling na kay Sarina ang atensyon ng mag-amo. Nagkibit-balikat lang siya. Paalis na siya ng lugar na yun. Ayaw na niyang bigyan ng isipin ng sarili na ikasasakit lang ng ulo niya. Okay, kung hindi ka na bodyguard ng kliyente mo, pwede pa kitang kunin as my bodyguard? Regine Arguelles. Wow, what a coincidence that you're here while I'm here. Isang lalaki ang basta nilang pumagitna sa kanila ng mag-amo. Just for the record, hindi ako nagpunta rito dahil nalaman kong nandito ka. Good, because my bodyguard is here, so back off, Marcos de Grano. Bodyguard? Nilingon si Sarina ng lalaki nang ituro siya ni Regine. Hindi ba't ikaw ang bodyguard ni Santino Sandoval? Not anymore, sagot niya. Binalingan na rin niya ang receptionist at nang makalayas na siya rito. Okay na ba, miss? Yes, ma'am. Wala na ho kayong dapat pirmahan. Sarina! Si Santi na nagmamadali ngayong maglakad palapit sa kanya. Where have you been? Galing ako sa cottage mo at wala ka na dun. Babalik na ako ng Manila. Wait! Anong pabalik ka na ng Manila? Tanong ni Regine. I just hired you. Why are you leaving? Tanong ni Santi sa kanya bago nilingon si Regine. What did you just say? She said you don't want her anymore, so I hired her. Bakit kailangan mo ng bodyguard, Regine? May problema ba? Wika ni Marcos. Ikaw ang meron!
Sagot ni Regine saka tinalikuran ng lalaki. Uy! New subjects! Nice! Inilabas ni Everly ang maliit at lumang notebook at doon nagsulat. When did I ever say I don't want you anymore? Tanong ni Santi kay Sarina. I never wanted you to leave. Kansilado na ang work contract ko sa'yo. Ano bang ibig sabihin nun? Are you saying that I'm a threat to you, Regine? We just met here. Exactly! Gigil na si Regine nang muling lingunin si Marcus. Why are you here? Nung nakaraang araw lang, nagkabanggaan tayo sa isang mall sa Manila. At nung nakaraang linggo naman, aksidente tayong nagkita sa bangko. Ngayon, don't tell me isa na naman itong coincidence because I'm not buying it, Mr. Degrano. So, I'm taking a bodyguard with me. Go, boss! Sulsul ni Everly sa amo. Sarina, I don't want you to leave. Wika ni Santi. All I want is for you to stop being my bodyguard. Oo nga. Kaya nga ako aalis na kasi tapos na ang papel ko bilang bodyguard mo. Go, ate! Itinaas pa ni Everly ang kamaon nito bilang suporta sa kanya. Oy, Evs! Nanggugulo ka na naman sa usapan ng may usapan dyan. Hi, crush! Miss me? No. I don't understand, Sarina. Santino looks so confused and disoriented, probably because of the people talking around him all at the same time. Pwede ba wag na muna kayo magsalita? Ang iingay nyo! Why am I a threat? High school pa lang, magkakilala na tayo, Regine. Bakit ganyan ka ngayon sa akin? Because I hate your guts and we never knew each other since high school. 5 beses lang tayo nagkita noon. Boss, pareho lang yun. Magkakilala pa rin kayo. Hindi yun magkapareho. Dahil hindi naman talaga ako ang kilala mo, kundi ang kakambal kong si Regine. Well, I'm leaving now, pamamaalam ni Sarina. Bye all! Malapit na siya sa pinto ng reception area nang bigla na lang humarang sa harapan niya si Santino. Is this because of what happened at the beach? Santi? Is that why you're leaving? Because I kissed you? Muntik na niya itong sipain nang mapansin na nabaling sa kanila ang atensyon ng mga tao ron. Mula sa mga naglilinis sa labas ng reception area hanggang sa mga receptionist at mga maiingay na tao sa reception desk. What kiss? You were resuscitating me. Resuscitating? Tanong ng isang lalaki na kapapasok lang ng reception hall. Kunot noo itong nakatingin sa kanila ni Santino. You had an accident in my resort? Ito marahil lang may-ari ng The Alcove at mukhang hindi nito nagustuhan ang narinig tungkol sa resuscitating incident. It was not an accident, sir. Pagtatama ni Sarina. And that's why I was not resuscitating you. Wika ni Santi. Ooh, plot twist! Excited na sabi ni Everly. So anong ibig mong sabihin, Santino? Na talagang hinalikan mo ko doon sa beach, ganon? Na alam kong aware ka sa halik na yun. Gusto niya na itong sakalin. Yes, I knew it. And it was nothing to me. What? Aalis na ako, Santi. Maiwan ka rito at magpahinga. You need a break from everything. Huwag ka mag-alala sa akin. Wala na akong galit sa'yo. Tungkol naman sa mga naging tanong ko, pwede mong kalimutan na lang ang mga yon. O pwede mo rin pag-isipan ang mga isasagot mo kapag nakita ulit tayo. In the meantime, I really have to go. Kailangan ko pang mag-file ng report para sa cancellation ng service contract natin at kausapin ang ate mong tungkol dito. So bye. Marahan niya itong tinapik sa braso. Take care of your wound. Yun lang at tinalikuran na ni Sarina si Santi at naglakad patungo sa direksyon ng entrance gate ng resort. 3 security guards ang naabutan niya ron na agad bumati sa kanya. Mukhang paalis na kayo, ma'am. Tanong ng isa na nakatingin sa bitbit niyang overnight bag. Oo, saan ba dito ang sakayang pabalik ng Maynila? Sa dulo ng private road na to, ma'am. Highway na. Marami ng bus pa Maynila ang dumadaan doon. Sige, salamat. Ma'am, papatid na namin kayo sa service vehicle ng resort. Medyo malayo ang lakarin pa highway eh. Natatanong ko naman na ang mga dumadaang sasakyan. Kaya ko nang lakarin yun. Salamat na lang. Naglakad na si Sab sa pribadong kasada. Mukhang sakop pa rin ng resort ang malawak na lupain sa magkabilang panig ng kasada dahil wala siyang makitang mga kabahayan. Taniman at halamanan lang ang naroon kung saan may ilang mga tauhan na tumitingin-tingin at nag-aasikaso ng mga tanim. One of these days, kapag maayos na ang lagay ng puso niya, ipapasyal na rito ang mga magulang. Siguradong magugustuhan ng mga ito ang dagat, lalo na ang mga tanim doon dahil mahilig ding maghalaman ang mga to. Sa ngayon, hahayaan na muna niyang makapagpahinga ang bugbog sarado na niyang puso dahil nagmahal siya at patuloy na nagmamahal sa isang lalaki na hindi na pwedeng mahalin. Isang babae ang nakita niyang naglalakad sa private road na yon at mukhang may kung anong hinahanap. Nginitian niya ito nang mapalingon sa kanya at hinintay na magkalapit sila. Hindi rin niya mapigil ang mapakunot noo dahil parang pamilyar sa kanya ang mukha nito. Hindi lang siya sigurado kung saan niya ito nakita kaya pinagkibit-balikat na lang niya yon.
Can I help you with something, miss? Yes. Hinahanap ko kasi ang isang beach resort dito. The Alcove Resort? Sabi ng napagtanungan ko dun sa highway, dito lang daw yun eh. Oo. Diretsahin mo lang tong kasada na to. Medyo tago ang signboard nila. Pero private road na to ng resort mismo. Ganun ba? Sige, salamat. Yun lang at tinalikuran na siya nito. Pero hindi mawala sa isip ni Sarina ang itsura ng babae. Maganda ito pero tila walang buhay ang mga mata. She seemed so lost. Miss, wala ka bang kasama? Tawag uli niya sa babae. Medyo malayo-layo rin kasi ang lakarin mula rito papuntang resort. Nilingon siya nito. I'll be fine. Nang ngumiti ang babae ay parang may kung anong imahe ang gumuhit sa alaala ni Sarina. Pero saan niya nakita ang babaeng to? She was still trying to figure out something from her memory when she noticed an incoming familiar car. Galing sa direksyon ng resort, ang kotse ni Santi. Kaya nagmamadali na siyang naglakad uli sa una niyang destinasyon patungo sa sakayan ng mga bus. Ayaw na muna niyang makausap uli ang binata at gusto niyang magpahinga na lang dahil napapagod na rin siya sa sitwasyon nila. Pero nilagpasan lang siya ng sasakyan at huminto lang ilang metro ang layo sa kanya. Her heart raced when she saw Santi stepping out of his car without taking his eyes off her. Yep, she was still very much in love with this man. After all the pain, after all the hate, after all this time. Oh, bakit? Kaswal niyang tanong sa kabila ng mga nararamdaman niya. Wala naman. I just realized that I don't really want to let you go. Not again. Not in this lifetime. Sagot nito habang patuloy na naglalakad palapit sa kanya. Okay, pero kailangan talagang habulin mo pa ako para sabihin yan? Sana tinext mo na lang ako. What are you doing? Santino! Bigla na lang kasi itong lumuhod mula sa kinatatayuan. Tumayo ka dyan! I'm sorry. I'm taking back what I said about not wanting to fall in love with you again. I should not have said that when I've been loving you all along, Sarina. All these times. Parang sinapak ng magandang panaginip ang pakiramdam ni Sarina nang marinig ang mga sinabi ni Santi. He never stopped loving me. He never stopped. Patawad kung nasaktan kita sa mga nasabi ko kanina. Patuloy nito. Nalilito rin kasi ako sa mga iniisip at nararamdaman ko. Hindi ako makapagdesisyon kung isip ko ba o puso ang dapat kong sundin. Gusto kong sabihin sa iyo ang totoo kong nararamdaman pero ayoko rin na makita kang masaktan na naman ang dahil sa akin. At okay na sa iyo ngayon na masaktan ako? Ganun ba? Santi looked like he faltered for a moment there. But there was no doubt he wanted to win the battle that was going on inside him. Sarina, I love you. Siguro nga hindi ko magagawa na siguruhing hindi ka na uli masasaktan ng dahil sa akin. Pero ipinapangako ko na kahit na anong mangyari, mula ngayon ay hindi na uli kita iiwan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan ang lahat ng sinasabi ko ngayon sa'yo. Ramdam ni Sarina ang tila pagluwag ng kung anong kumakapit sa puso niya ng mga sandaling yun. Her heart was still aching, but it was also starting to feel that scary little happiness again. Humigpit ang pagkakalamukos niya sa mga dahon na hinablot niya kanina habang naglalakad. Paano kung ayaw ko na? Hindi ako susuko. Susuyuin kita hanggat hindi ko uli nakukuha ang pagmamahal mo, Sarina. Binato niya si Santi ng mga nadurog niyang dahon. Hindi ito umilag at nanatili lang sa pagkakaluhod sa harap niya. Nanggigigil siya rito at sa kanyang sarili dahil... Grrr! Naghahanap pa siya ng ibang pwedeng maibato sa binata. Sapatos sana niya, pero baka kasi madagdagan pa ang injury nito at ayaw naman niyang mangyari yun. Gigil lang siya rito, hindi galit. Hahablutin na uli sana niya ang mga walang buwang na talahib sa gilid ng kasada nang makitang tumayo si Santi at mabilis siyang hinila patago sa likuran nito. Dadakdakan na sana niya ito kung hindi lang niya nakita ang dahilan ng ikinikilos ng binata. The woman earlier was facing them now, with a gun in her hand. Maureen! Maureen? The woman from his past? Then the image of the woman from the CCTV footage from Santi's building came to Serena's mind. It was her! Kaya pala pamilyar sa kanya ang mukha nito. Maureen, please, don't do it! How could you do this to me, Santi? How could you? Mag-usap tayo ng maayos, Maureen. Huwag ganito. Huwag dito. Bakit mo ko iniwan? At ngayon, makikita kitang nagtatapat sa harap ng ibang babae. Panay na ang pagluha ni Maureen. Unstable na rin ang emosyon nito base sa nakikita ni Sarina na panginginig ng mga kamay nito habang may hawak na baril. Nasa panganib sila ni Santi. Lalo na si Santi. Napilit siyang itinatago sa likuran nito. Doon lang siya natauhan
at naalala na siya ang bodyguard at siya dapat ang pumuprotekta sa binata. Ang problema, baka mas matrigger lalo ang emosyon ni Maureen at malagay sila sa mas mahirap na sitwasyon kung gagawin niya ang balak. Kaya hinawakan na lang niya ang t-shirt ni Santi para kung sakaling may makita siyang kilos ni Maureen na maglalagay sa kanila sa alanganin, ay mabilis niyang mahihila si Santi palayo sa panganib. Mahal na mahal naman kita, Santi! Binigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay at wala na nga akong halos itinira para sa sarili ko. Pero bakit iniwan mo pa rin ako? Ano pang kulang, Santi? Ano pa? Mau, I can explain. Pero ibaba mo na muna yung baril. No! Ang sabi mo, susundan mo ko sa Amerika. Pero bakit hindi ka na nagpakita pa? I waited for you, Santi! I tried to be there, Maureen. Pero hindi pumayag ang parents mo na makipagkita ako sa'yo dahil hindi raw yun makabubuti sa state of mind mo. Hindi ako baliw! Nang itutok lalo ni Maureen ang baril sa kanila, hinila na ni Sarina si Santi. Pero mas determinado ang binata na maitago siya sa likuran nito for her safety. Damn it, Santi! Alam kong hindi ka baliw, Maureen. Wala namang nagsasabi na... Sabi mo noon, mahal mo ko. Sabi mo, hindi mo ko iiwan. Maureen! Minahal kita na gusto, Santi! Minahal kita! Humahagulgul na ang babae. Come back to me, please! I love you so much, Santi! Please don't leave me! Pero Mau, that was a very long time ago. And I'm not... Santi! I'm so sorry. Tigmak na ang mga luha ni Maureen. Ramdam din ni Sarina ang matinding hinanakit sa tono ng boses nito. Gusto na niya makisimpat siya at itulak na lang si Santi para balikan nito. Pero mabilis na tumutol ang puso niya. Parang bigla kasing bumalik sa alaala niya ang araw na pinanood lang niyang lumayo ang binata sa kanya kasama ang babaeng to. Mauulit na naman ba yun? Kung hindi ka magiging akin, Santi, wala rin makikinabang sa'yo. I won't let that woman steal you away from me! Hindi alam ni Sarina kung paano siya nagkaroon ng puwersa na matalo ang lakas ni Santi dahil nagawa niyang mahila ang binata at pakapwesto sa harapan nito. Sarina! Ikaw ang mga agaw dito, Maureen! Hindi ako! Tumahimik ka! Hindi ikaw ang kausap ko! Sigaw ni Maureen. At hindi mo rin pwedeng sabihin na inago ko sa'yo ang isang bagay na hindi naman sa'yo, Maureen. And for you to refer to Santino as something you own? How dare you! I said shut up! No, I won't! Sarina, what are you doing? Maring bulong ni Santino sa tabi niya. Napilit siyang hinihila para itago uli sa rekulan nito. But she kept her ground and she kept her eyes on the woman who had been the reason of her young heart's miseries. Kung hindi ka baliw gaya ng sinasabi mo, siguro naman ay maiintindihan mo ang sasabihin ko. So listen very carefully. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Totoong minahal ka ni Santi. Noon, sa mga panahon na may relasyon pa kayo, hindi kanya niloko, Maureen. Maniwala ka sana na totoong ibinuhos niya sa'yo ang pagmamahal na nararapat lang sa'yo kahit parang wala ka naman pakialam sa mga efforts niya. Pinalo niya ang kamay ni Santi na pilit siyang inilalayo sa pagkakatutok ng baril ni Maureen. Wala siyang balak na atrasan ang babaeng ito hanggat hindi niya nailalabas ang sariling mga sama ng loob dito kahit mabaril pa siya nang wala sa oras. Hindi ko alam ang isyo mo kung bakit hindi mo maipakita noon kay Santi ang totoo mong nararamdaman. Kung mahal mo naman pala talaga siya at hindi ko rin yun kukwestiyonin ngayon. Pero sana intindihin mo na hindi mo pwedeng angkinin ang isang puso, lalo na kung hindi na ikaw ang minamahal noon. Shut up, sabi eh! Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko. Alam ko! Dahil ng araw na balikan ka ni Santi, ako ang babaeng iniwan niya. That seemed to have an impact on Maureen as she slowly stopped her hysterical cries. Napansin din niya ang pagbaling ng buong atensyon ni Santi sa kanya. Nang araw na sumama siya sa'yo, nakita ko kayo. Nakita ko ni Santi habang naglalakad siya palayo kasama ka. Walang anumang paliwanag, walang anumang excuses akong narinig sa kanya. Basta na lang ako naiwan sa ere. Ni hindi ko nagawang makapagreklamo dahil parang nawalan na ako ng lakas para kumilos o magsalita man lang. Kahit nasa akin ang lahat ng karapatan na mag-demand kung ano ang nangyari dahil ako ang girlfriend ni Santi that time. I just kept my distance and let you go because I felt like I didn't have any right to disturb you. Kumuyom ang mga kamay ni Santi sa pagpipigil sa sariling emosyon. You're not the victim here, Maureen. I am. Kaya wala akong atraso sa'yo na dapat kong pagbayaran. Wala rin kasalanan si Santi
dahil ilang buwan na kayong hiwalay noon nung magkaroon kami ng relasyon. So please lang, huwag mong gawing ako ang nang-aagaw dito. Ako ang mahal ni Santi mula noon hanggang ngayon. Napansin niya na nagbago na ang ekspresyon ng mukha ni Maureen, kahit patuloy pa rin ang pagluha nito. Naaasar siya rito. Gayunman, hindi rin niya magawang magalit talaga. Pareho lang naman kasi sila ni Maureen na nagmahal ng husto at nasaktan lang ng husto nang mawala ang minamahal. Hindi nga lang siya kasing mapagbigay gaya ng dati. Huwag kang madamot, Maureen. You had Santi's love when he was still in love with you. And you still had him even when he was already in love with someone else because you asked him to. Tama na. Kung totoong mahal mo si Santi, siya naman ang bigyan mo ng pagkakataon na malayang magmahal sa taong pinili ng puso niya na mahalin. Napabuntong hininga na lang siya. You have to learn to let go, Maureen. Let him be happy now. No! Let it go. Yun lang ang paraan para malaman mo na kaya mo pala uling magmahal ng iba. Give yourself a break. Give your heart another chance to love again, Maureen. Who knows this time, mapapasayo na ang pag-ibig na para sa'yo talaga. Kaya huwag mong hayaan na mawala sa'yo ang pagkakataong yun. Huwag mong ipilit na makuha ang pag-ibig na hindi na mababalik sa'yo. Paulit-ulit ka lang na masasaktan. Humahagulgul na naman si Maureen. This time though, there was an aura of defeat and surrender in her. The struggle of accepting the painful truth. Nasaktan din ako ng husto dahil sa'yo, patuloy niya. But I still made it out okay. Kaya alam ko magiging okay ka rin. Santi said you're a tough girl. Beautiful and tough. You'll be fine, Maureen. You and your heart. Wala na ang galit at asar sa puso ni Sarina. Sigurado na siya ron ngayon. At na-realize din niya na okay din naman pala siya talaga nitong mga nagdaang taon kahit wasak na wasak ang puso niya. Her wrecked heart didn't stop loving. It kept on beating for the love she had lost. Tama nga si Maring Celine Dion sa kanta nitong Fade Away na naging theme song niya ng mga panahong nagluluksa pa ang kanyang puso. She started humming in her head. Everything changed when you walked away, but I've revived now. Really, Sarina? Narinig niyang bulong ni Santi sa tabi niya. Nilingon niya to. There was a look of confusion and amusement in his eyes. What? You're humming. Napalakas na pala ang pagkanta niya sa isip. Wait, nasa na ba ako? Though I have regrets, I learned to forget. Just keep on moving on, because when love is gone, you have to be strong. What a fitting song for the brokenhearted who was fighting to live through the pain. Binalingan uli niya si Maureen. Hindi na ito humahagulgol gaya kanina. Although patuloy pa rin ang pagluha, sa isip niya, patuloy ang pagdaloy ng kanta ni Celine Dion. Once touched by pain, you're not the same. But time can heal your heart again. So let the clouds bring you down. Just fade away. Lalapitan sana niya si Maureen, pero naramdaman niyang marahang pinisil ni Santi ang kanyang balikat. Para bang sinasabi nito na good job at ito na ang bahala sa mga susunod na kailangan gawin. Nang maglakad ito patungo kay Maureen, mabilis at mahigpit niyang hinawakan ang braso nito. What are you doing? It's okay, Sarina. He had the most understanding voice she had ever heard. It's okay now. Pero, he gently tapped her hands as if assuring her that it was really okay to be okay. She was not assured. Not at all. Hello? The woman still had a gun aimed at them. Pero wala siyang magawa kundi hayaan si Santi dahil parang buo na rin ang desisyon nitong lapitan niya si Maureen. Kapag binaril ka niyan at tinamaan ka, sisipain kita kahit wala ka ng malay. Gigil niyang bulong sa binata at tinawanan lang siya. Wala na rin nagawa si Sarina kundi hayaan itong maingat na lumapit sa dating kasintahan. Agad namang dumako ang kamay niya sa baril niyang nakasukbit sa holster na nasa ilalim ng suot niyang t-shirt. Hindi siya mangingiming gabitin yon laban kay Maureen. Makakita lang siya ng kahit katiting na panganib sa magiging reaksyon nito kay Santi. I'm sorry I cannot give you my heart, Maureen. I've already given it to Sarina a long time ago, and I haven't gotten it back since then. I don't have any plans of taking it back either. Sa isang pagkakataon, ay tinubuan na naman siya ng simpatsya para kay Maureen, lalo na nang makita kung paano nito pigilan ang sarili na umiyak sa harap ni Santi, na hindi rin naman ito nagawa. Gayunman, nagtagumpay na ang binata na makuha ang hawak na baril ni Maureen at na-secure ang trigger lock noon bago isinukbit sa bewang sa likuran. I'm so sorry. I didn't mean to scare you or hurt you or anyone. I'm really sorry. Please forgive me. I know. Maingat na niyakap ni Santi si Maureen.
It's alright now. I'm sorry too, Maureen. Sambit ni Sarina sa isip. Narinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Pagligon niya ay tamang-tama na nakita niyang nagmamadaling lumabas mula ron ang isang babae at lalaki. Nag-aalala ang mukha ng mga ito nang lumapit sa kanila. Pero hinarang ni Sarina nang magtangka itong lapitan sina Maureen. Where are her siblings? Minasaktan ba? May nangyari ba? Sabi ng lalaki. Ayos lang ba si Ate Mao? Naiiyak na tanong ng babae. Nothing happened. Everything's fine. Sarina assured them. Pero mas okay na mamaya nyo na lang siya lapitan. Kuya, Sitas, sorry kung pinag-alala ko kayo. Kumawala na kay Sab ang mga ito at mabilis na nilapitan ang kapatid na agad na niyakap ng mahigpit. Nakita niyang tahimik lang na nakamasid si Santino sa magkakapatid. Doon lang din siya nakahinga ng maluwag. He's safe. Thank God. I'm really sorry about this. Sana hindi kayo magsampa ng kaso laban sa kapatid namin. Paumanhin na kapatid ng lalaki ni Maureen. We came here as soon as we learned that our sister had known your whereabouts. Sinusundan na lang nila ngayon ang tingin sina Maureen at ang kapatid nitong babae na inaalalayan ng dalaga patungo sa sasakyan ng mga ito. Mas kalmado na ngayon si Maureen kahit hindi pa rin mapigilan ang mapaiyak. Akala namin ay okay na siya nang isama namin siya from the States para dalawin ang parents namin dito sa Pilipinas. Nalaman na lang namin na gumagawa siya ng paraan para makipagkita sa iyo nang puntahan kami ng mga pulis at mag-inquire tungkol sa ginawa niyang iskandalo sa company building ninyo. Plano namin na personal na humingi ng paumanhin sa iyo, Santi. Pero sabi nga ng sekretarya mo, nasa bakasyon ka nga raw sa resort na to. Hindi lang namin nakalain na uunahan kami rito ni Maureen at pagbabantaan ang buhay ninyo. Halata ang matinding paghingi ng paumanhin sa nakatatandang kapatid ni Maureen. We're really sorry about this, Santi. Don't worry about it. Sagot ng binata, wala naman nasaktan. Saglit siya nitong sinulyapan na tila balihim na sinisiguro na hindi nga siya nasaktan. Umiling lang siya. Maayos na ang kapatid namin. Salamat sa naging therapy niya sa US. In fact, she was out of her medication for years now. I don't know what happened. It's been so long since her last episode. Hindi ako magsasampa ng kaso, Francis. Kaya kalimutan mo na ang nangyari ngayon. Just take good care of Maureen. Tinanaw ni Santi ang kinaroroonan ng dating kasintahan. Sa tingin ko, okay na siya talaga. Medyo kinailangan lang niya siguro ng closure sa mga nangyari sa amin noon. Saglit pang nag-usap ang dalawang lalaki bago tuluyang nagpaalam ang magkakapatid. Nakatanaw sa kanila si Maureen habang papalayo ang sasakyan at sa huling sandali ay nakita ni Sarina ang munting ngiti ng babae sa kabila ng lungkot at mumunting mga luha sa mata nito. Bahagya siyang kumaway bago tuluyang nawala ang mga ito sa paningin nila. Are you okay? Tanong ni Santi sa kanya. Yes. Well, I'm not. Napayuko ito na parabang biglang nawala ng lakas. Gusto kong humiga. I suddenly feel so drained. Malakas itong bumuntong hininga na parabang nabunutan ito ng napakalaking tinik sa dibdib. Akala ko aatakihin na ako sa puso nang tutukan kanya ng baril kanina. Akala ko ay ipuputok na niya ang baril na yun. Tuluyan na itong napaupo sa sementadong kalsada. Mukha talagang naubusan na ng enerhiya sa buhay si Santi. Natakot yata talaga ito kanina para sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang mapangiti. Sarili mo dapat ang inaalala mo. Ikaw kaya ang nakaharap sa baril kanina. Ha? Ah? Tumangutang ulang ito. Pero mukhang wala pa rin sa wisyo si Santi. Hindi na rin nawala ang ngiti niya nang umupo sa harapan nito. Thank you, Santino. And also, I forgive you. She leaned towards him and planted a kiss on his lips. Maganda na ang ngiti ni Santi nang lumayo si Sarina pagkatapos niya itong halikan. Okay ka na? I don't know. His smile became a little mischievous. Ulitin mo yung halik. Baka masagot na kita ng maayos. Asa? Tumawa lang ito. Mas magaan na rin ang pakiramdam ni Sarina ng mga sandaling yun. Kaya hindi na siya lumayo at nanatili na lang na nakaupo sa harapan ni Santino. Isa pa, gusto niyang makita ang kakaibang kislap ng mga mata ng binata. Ngayong malaya na talaga ang puso nito. He stopped chuckling and looked straight into her eyes, his beautiful smile never leaving his lips. She thought her heart would burst out from her chest from the realization that she could love someone as much as she loved this man in front of her. I love you, Sarina. His words were almost a whisper. I know. Back to zero ako sa panliligaw ko sa'yo. At kailangan mo rin balikan ang krusada mong humingi ng sorry sa lahat ng nakarelasyon mo. Basta samahan mo ko. I may need protection from getting scratched at punched, slapped. Stabbed. Kaya kakailanganin ko talaga ng proteksyon, lalo na at injured pa ako. Iminwesta rin ni Santi ang tagiliran kung saan hindi pa naghihilom ang sugat nito.
Speaking of that, next time na natin ituloy ang krusada mo kapag magaling na talaga ang injury mo. In the meantime, dito ka lang sa resort ng mga gwapong nila lang na yon para makapagpahinga ka ng husto. Resort ng mga gwapo? Huwag kang ang ganyan, Sarina. Madali akong magselos ganitong katatapos ang nating magkabalikan. Excuse me, hindi pa tayo nagkakabalikan. Gawin mo muna ang dapat mong gawin, saka na natin pag-usapan yan. His face looked brighter now. Pwede bang magbalikan na muna tayo bago ang iba ko pang agenda sa buhay? No! Pero matagal pa bago ko matapos ang krusada ko. No! Napabuntong hininga na lang si Santi. Fine, but let me clear something here. Wala sa mga babaeng nakarelasyon ko ang nasaktan ko ng sinasadya. Good to hear that. Dahil wala namang relasyon ang natatapos ng walang nasasaktan sa mga taong involved. Breakups are always painful at gusto ko lang mag-sorry dahil alam kong nasaktan pa rin sila kahit mutual naman ang desisyon namin ang maghiwalay kami ng mga nakarelasyon ko noon. Hindi rin sinasadya ni Santi kung nasaktan man ang mga babaeng yun. Sarina was pretty sure of that. Sa ipinakita nitong ugali sa mga relasyon na nagtali dito sa nakaraan nito, sigurado siyang hinding-hindi magagawa ni Santi na sadyang saktan ang mga naging kasintahan nito. She reached out hand and removed a piece of grass off of his cheek. Gusto mo talagang magkabalikan na uli tayo? He just smiled at her. Oh, that precious smile of his. Wala akong ibang pinangarap kundi ang makasama ka uli, Sarina. Pero sa tingin ko, mas gusto ko pa rin magsimula ang panibagong yugto ng relasyon natin na wala na talaga tayong iniisip tungkol sa nakaraan ko. Kaya hayaan mong tapusin ko ang obligasyon ko makahingi ng tawad sa lahat ng babaeng nasaktan ko nang hindi sinasadya. You're really one thoughtful guy. One of the few things you love about me? Yes, kaya tumayo ka na dyan at na makabalik na tayo sa resort para makapagpahinga ka na. Hinawakan ni Santi ang kamay niya na patuloy na humahaplos sa pisngi nito at masuyo yung hinalikan. Pero laking gulat ni Sab nang basta na lang itong humiga sa sementadong kalsada. Nakapikit pa to at nakapatong ang mga kamay sa dibdib. What the heck are you doing, Santino? I lost consciousness. I need mouth-to-mouth resuscitation. Again. Wow! Walang malay pero nakakapagsalita. At may special request pa. Eksahirado lang itong umungol. Bahala ka na nga sa buhay mo. Lalayasan na sana niya si Santi nang pigilan siya nitong makatayo. He had caught her hand and pulled her towards him. She landed on his chest, his arms automatically wrapping around her, securing her against his broad chest. Their faces were so close. She could see her own reflection and read love in his beautiful clear brown eyes. Ay, paano pa niya magagawang lumayo ngayon? You know, pwede tayong masagasaan dito ng mapapadaang sasakyan dahil sa kalokohan mong to, Santino. Kung ikaw naman ang makakasama ko sa kabilang buhay. Ay, mag-isa ka. Wala pa akong balak na mamatay, no? Ang sarap kayong mabuhay. Lalo na ngayong nakabalik ng muli ang puso niya sa taong tangi nitong minahal ng ganun katindi. You're right. He had his one hand at the back of her head now. Then he pulled her face even closer to him. Hindi ko rin gugustuhin sumalangit agad ngayong nasa buhay na uli kita, Sarina Alejandro. Besides, why would I want to die when every moment with you here on earth feels like heaven already? Napapangiti na lang si Sarina at hinayaan na lang ang sarili na magpatangay sa totoo niyang nararamdaman. She accepted his kiss. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig na Sarina at Santino. Sana po ay nakapagbigay ako ng kilig at inspirasyon. Muli po, ito si Mira's Story. Lubos ang pasasalamat sa inyo. Mabuhay po at ingat tayong lahat.